umaga po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon na tayo nakaparito sa ating Sunday School sa kaagahan ng umaga. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa atin. At hinihiling ko po na kung wala naman po kayong inaalagaan sa labas, ay pumasok na lang po para mas ma-enjoy po natin na pakikinig natin ng salita sa ating Panginoon. And bilang panimula, tinatawagan ko po ang youth choir para sa ating panimulang awitin tungkol sa ating pag-uusapan. Praise God. Thank you.
praise God. Salamat sa Panginoon. At mga kapatid, hiling ko po tayo tumayo. Ating awitin ang ating Sunday School na team. Sa dahil matang po rin pong oras. Lord, Panginoon, purihin ka, O God, Ama, kami narito, Ama, kami magpapatuloy ng aming pinag-aaralan, Panginoon. O God, nandyan ang slides, andyan ang mga nahihanda, Panginoon. Subalit, Lord, kung wala, Panginoon, ang Spirit of Truth, kung wala ang iyong presensya, Panginoon, ang Spirito mo na magkikwiken sa iyong salita, Lord, baliwala ang gawain ito, God. And Lord, narito, Panginoon, ako, Ama, alam mo, Panginoon, ang aking mga pinagdadaanan, Lord. And Lord, help me, O God, na Lord, sa pamamagitan ng pananampalataya ang pinagkaloob mo sa amin, Lord, ay Lord, makarating kami, Panginoon, Ama, sa gusto mong pagdalan sa amin, Panginoon. Buksan mo ang iyong salita. Minsan pa, ikaw ay Diyos na nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo ng unawa ang mga tao, Lord, dahil kung sa akin sarili lang, hindi ko kaya magbigay ng unawa dahil hindi ako ang guro. Ikaw ang aming guro, Panginoon. O God, salamat po. Pagpalain mo ang gawain na ito mula panimula hanggang matapos ito, Lord. At masabi namin, O God, na hindi baga nag-alab ang aming mga puso amang kami nakikinig, O God. Lord, misa pa, i-anoint mo, Lord God, ng fresh anointing ang iyong mga salita sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Makakaupo na po kayo. Okay, so madaling-madali. Nung nakaraan po ang pinag-usapan natin, so yung logos po na sa panimula ay binigkas ng Panginoon ay unti-unti nagkaroon siya ng iba't ibang manifestation. So naging apoy siya minsan at minsan naging tao, nakipag-wrestling kay Jacob. Iba-ibang mga dispensasyon ang pinagdaanan ng logos, ng word, hanggang nasumpungan natin noong nakaraang linggo, ito yung nagkatawang tao naman. Ano? So natapos tayo doon sa... Yan. Sige. Ah, hindi. Baba ka pa, sis. Doon sa may 121 slide. Okay. So, magre-resume po tayo ng pinag-aralan natin. Nakaraan po, ito po yung sabi ng prophet, di tayo natapos. Sabi, so you see, God made both egg and germ. So thank you, brother. Yung egg po, which is dapat normally nanggagaling sa babae, at yung germ ay galing naman po sa lalaki, yun po ay ginawa pareho ng Panginoon, no? He created both in the womb of Mary. So walang galing kay Mary, lahat po galing kay Lord 'yon. Create ng Panginoon 'yon sa mismong sinapunan ni Mary. Okay. Next slide. So if God created the germ and the egg, what then was the purpose of Mary? Ano po yung purpose ni Mary sa panahon sa tagpong ito? Okay. Had nothing to do with Mary. Mary was just an incubator. Teka muna, ibig sabihin, brother, hindi pala totoo yung abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya. Hindi po. Kasi po ibig sabihin ng Hail Mary, huminto ka, Mary. Hindi tinataas si Mary, hindi po. Si Mary ay same as lang, like lang mga young people lang po natin ngayon. Nakasumpong lang po si Mary ng biyaya. Hindi siya punong-puno ng biyaya. Po? So hindi po, wala po kinalaman si Mary. Mary was just an incubator. Okay.
And there, God, what portion of God? Which God? The Spirit or the Logos? Which God? The Logos, right? And the Word was made flesh. In this blood cell, folded himself up and wrapped himself in this blood cell and come to redeem man to life. Hallelujah. Okay, next. He made himself a body. You believe that? He overshadowed the Virgin Mary and created himself a body. Senyo-senyo lang po. Pag medyo mabilis ako, medyo kailangan ko kasing i-compress yung oras dahil meron pa tayong susunod na gawain. Pag medyo mabilis po ako, senyo-senyo lang po ako. He overshadowed the Virgin Mary and created himself a body, changed his cast from God Jehovah to a man, God Jehovah, which is the Spirit, to a man, which is a matter, may dugo, here on earth to express himself to a body. Okay, next. Oh, sure, he was more than a man. He was God. That's right. He wasn't neither Jew nor Gentile. He was God. Okay. And little Jehovah crying in a manger. Little Jehovah playing as a boy. Little Jehovah toiling as a man. Toiling as a man. Karpintero po. So ang Diyos, na dating hindi alam niya kung paanong ang tao ay kumikilos. Pero ang problema, ang kakulangan ng Diyos sa panahon na yon, bilang Espiritu, hindi niya naiintindihan kung paano mismo maging tao. At sa time na to, nung siya'y naging si Jesus Christ, natutunan niyang humawak ng martilyo at siya'y naging karpintero. Okay. So, he crossed his cast with us. God become human. That's why we have the song, God with us. Okay, next. But Jesus was a virgin-born son and was not altogether a man. But he was God, the God-man. Okay, pansinin niyo po, magdudwell tayo dyan. God-man. He was more than a man. He was a man plus. Okay, next. So ito, mga kapatid, isipin nyo ito ha. Medyo kailangan nating mag-focus dito. Bakit po? Palalim tayo ng palalim. Dati, God had 101, naging Logos, tapos po pababa, naging Jesus Christ na. Pasinin nyo po yung mga babanggitin ko ha. Although Jesus Christ was already God when he was a child. Kasi in the beginning was the Word and the Word became flesh. So therefore, Jesus Christ was altogether God, right? Pero hindi pa po yun ang fullness ng Godhead. The fullness of Godhead bodily did not come until his baptism in Jordan River. Patutunayan po natin yung premise na yan. Sis, pakiclick. Ayaw ah. Doon sa may folder, sis, sa may desktop, meron yung Baptism of Jesus Christ. Ouch. Okay. Sige po, i-bypass natin. Hindi ko alam kung ano nangyari doon sa ating ano. Pero okay, next. Okay. So, God had explained 1961, the Father that dwells. So, the Father which is the form of God in spirit. Tabernacle lives. This, pasinin nyo ha, pasinin nyo po yung pagkakabanggit ng prophet dito sa quotation na ito. This is my beloved Son in whom I am well pleased to dwell in. Or I am pleased to dwell in. Binanggit niya po yan doon mismo sa baptism sa Jordan, right? In whom I'm well pleased to dwell, I'm very pleased to dwell in this one, that's to occupy, come in the house and live. Pansinin niyo kung anong binanggit ng prophet, nakakulay asul na highlight. In him was the fullness of the Godhead bodily. Right there, bakit binanggit ng prophet yon? Next slide po. Question and Answers 1959, and his name was called Jesus. Balik tayo sa pula para mas madali. And when it was, he came on the baptism of Jesus. Saan daw po? Sinasabi niya, what is ghost? It's the Spirit of God. And when it was, he came on the baptism of Jesus and dwelt in him. So sabi rito, bumaba yung Espiritu Santo sa baptism mismo ni Jesus Christ doon sa Jordan. This is my beloved Son in whom I'm well pleased to dwell in. Sayang, mas maganda sana kung na-pull up natin yung video para mas nalinawang kayo mga kapatid. So, sa time na to mga kapatid, pagbaba nung Espiritu Santo in a form of a dove,
nasa pumasok siya kay Jesus Christ, right? Kaya nga sinabi ng scripture, this is my beloved son. This is hawak ko. Katabi ko, this is. Pag sinabi kong that is, iba 'yon. Nasa ngayon ng Diyos, sinabi ko this is. Ang Diyos po, nandudo kay Jesus Christ ng time na yon. Pag sinabi kong that is, pwede nyo sabihin talaga na totoo yung sinasabi nila na malayo ang Diyos kay Jesus Christ. Pero hindi. God says this is. I'm holding it. Parang itong mic. This is the microphone. Pag sinabi kong that, that's the microphone. Right? Okay. He came down and dwelt in Jesus and that made him Emmanuel on earth. So what was the name of the Father, Son, and the Holy Ghost? We know the name, right? Next. Does God ever change his mind? 1965, after the seals were opened. Now watch when Jesus come. Watch what he did to prove himself to be that Messiah. That anointed one. One day after he received. Pansinin niyo po yung term, ha? After he received. Aling nireceive niya? The Father hath came down and dwelt in him in a form of a dove coming down from heaven. Kailan po ba ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos, bumaba sa anyo ng Espiritu? Saan po banda yon? Doon po ba sa birth? O doon mismo sa baptism? Sa baptism. So right there, sabi doon, this is my beloved Son in whom I'm well pleased to dwell in. Next. Pansinin nyo, Luke 4:1. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Si Jesus Christ, tandaan nyo, iba yung dispensasyon ng Panginoon bilang Espiritu dahil masyado siyang fluid doon. Lahat pwede niya puntahan kung saan niya gustuin. Pero nung siya nagkatawang tao, mga kapatid, bumagal ang Panginoon. Kung ang Panginoon ay kasing mas mabilis pa sa liwanag, sa tagpong ito ng nagkatawang tao, siya naging matter siya. So mas mabagal ka ngayon. No? Pansinin nyo, ang Diyos na dating hindi natutulog, ang Diyos na dating hindi nagugutom, hindi nauuhaw, napapagod, pagdating kay Jesus Christ, siya yung nagkaroon ng pagiging tao. May kita, no? Makikita nyo, sa bangka mismo nakatulog siya. Okay, tanungin ko kayo. Ibig mo sabihin, ang Diyos natulog? Natulog po ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay. So sabi dyan, and was led by the Spirit into the wilderness. Okay, next. Now, when he became the Word, ibang dispensasyon po yan, kaya may kulay pula. And God came down in the form of the Holy Spirit in a form of a dove, and went upon him, said, this is my beloved Son in whom I'm well pleased to dwell in. Then we find out, okay, pasinin nyo, yung pagbaba mismo ng Espiritu Santo, ng Father sa kanya, ay may nangyari. Then we find out his ministry started out. Prayers for the sick, healing. Tanungin ko po kayo ngayon. Bago yung Jordan River baptism, meron po bang isang miracle na ginawa si Lord Jesus? Binawas ko yung, chine ko po yung four gospels, wala po ako nakita. No? Okay, next. It becomes us, okay. Babasahin ko na po yung kulay pula para sumabilis. So the Bible said that Jesus was anointed with the Holy Ghost, went about doing good things. See, he was anointed. When is this? Sa time na siya ay nabautismuhan sa Jordan. Okay. Now, his work began. His work, anong work? Healing, discernment, pag-break ng tinapay. His work began after his baptism. After. Pasinin nyo po yung, pag-aralan nyo po yung mga words na yan in, okay, turuan ko po kayo, ha. This is with. This is on, nasa ibabaw. This is in. This is after. This is before. Okay po. Yeah, kailangan po yun kasi sabi ng prophet, God, hindi hahayaan ng Panginoon na mabaliwala ang kanyang salita. Babantayan niya ito hanggang sa kahuli-hulihang punctuation. Ibig mo sabihin, ang Diyos nasa grammar? Yes, may tamang grammar ang Panginoon. Okay.
His work began after his baptism at the age of 30. After his baptism, immediately after God the Father came down in the form of the Holy Ghost, looked like a dove and went into him, his works began, not before. And neither can it begin in you. Okay, listen to this. Si Jesus Christ po ang prototype. When you say prototype, tatalakayin ko po yan, yung pinaka-detail noon, pero bibigyan ko yun ng pauna. Ang prototype po, ibig sabihin niya na yung model. Kung sa, kumbaga sa nananahi, yan ay padron. Yan ang example, yan ang pattern. Okay. Kung ano yung mangyayari kay Jesus Christ, yun po yung nagbabadya na kung ano mangyayari sa nobya. No? So we know that Jesus Christ is the firstborn. Siya ang firstborn at siya ang first fruit na winagayway doon sa tabernakulo. At sinasabi, kung ano yung mangyayari dito, ay hindi na mangyayari sa mga kasunod sa likod niya. Yung susunod nasa field, okay? And neither can it begin in you until Jesus comes in the form of the Holy Ghost to live in you. Sabihin, kahit sabi mong anong gift pa ang meron sa iyo, kahit ano pang kakayanan mo, maliban ang Holy Ghost ay mag-dwell sa iyo, walang mangyayari sa iyo, mga kapatid. Bakit po? Next. What is the importance of the baptism of the Holy Ghost to Jesus Christ? Ibig mo sabihin si Jesus Christ nagkaroon ng baptism of the Holy Ghost? Meron po, syempre, kasi pattern nga natin siya. Kung tayo kailangan nating mabaptize ng Holy Ghost, siya rin ay kailangan mabaptize ng Holy Ghost as a pattern. Okay. John 5:19, pansin niyo kung bakit kailangan natin ng Panginoon. Kung bakit kailangan natin ang baptism of the Holy Ghost. Then Jesus answered Jesus and said unto them, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself. Who is the Son? The Word. Jesus. But what he seeth the Father do. Sabihin, maliban na ang Panginoon ang kumilos, walang magagawa si Jesus Christ. Okay? For what? Ganon din naman sa atin, mga kapatid. Maliban na ang Panginoon ay kumilos, wala tayong magagawa. Praise God. This also doeth the Son likewise. Okay, next. And the Word is dead. Okay. Bakit sinabi ko yun? Ito na po. The Word, who is the Word? Jesus Christ. And you are also the Word. The Word is dead without the Spirit. It takes the Spirit to bring forth the Word, to make it live. And He is the quickener of that Word. I-explain ko po yan sa napakasimpleng paraan. Okay. Napakaganda po ng ating fan dito, di ba? Kahit gaano kalakas to, kahit gaano yung feature nito, pag walang kuryente, gagana po ba ito? Same thing with Jesus Christ. Kahit gaano ka-powerful ang Word, without that Spirit, He can't do anything. Right? Okay, next. And when the Holy Spirit is the author and writer, and the quickener of the Word. So the Holy Spirit is the author and writer and the quickener of the Word. How can it point the person to anything else but the Word? Okay. Think of this. The baptism of the Holy Ghost is the seal of God. Quotation. God is going to put on His people today the same seal of God that went on them there. The baptism of the Holy Ghost was the seal of God. Okay. And the promise that we, the same promise was also received by Him before, is the baptism of the Holy Ghost. That's right. For that is God in form of Spirit. You being His Word in you, then He comes in. If you receive the Word, kahit ma-receive nyo pa ang Word, mga kapatid, ang sabi ng prophet, the Holy Spirit is the only thing that can make that live. Okay? Next. Question. What is the use of the seal? Anong gamit ng selyo? Anong gamit ng selyo, mga kapatid? Tingnan natin. To indicate or show that the product it is attached to is complete or finished. Ini-indicate ng selyo na kinakabitan nito na yung siniselyuhan ay tapos na.
No, sino po yung mga nag-work sa planta, alam niyo yan. Okay, quotation tayo. Now we find out it's a complete work. It's a finished product. God's resurrection is finished product. The Holy Ghost, which is the Father himself, is God's seal of a finished product. Ibig mo sabihin si Jesus Christ, dumating siya sa proseso ng stature of a perfect man? Right? He actually had that experience. Kasi kung ano nangyayari kay Kristo, pagdadaanan lang din ng bride. So ibig mo sabihin si Jesus Christ dumating sa proseso na kailangan niya dumaan doon? Right? He learned obedience by the things that he suffered. So ang Diyos sa anyo ni Jesus Christ natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang binata. At nung makita ng Panginoon yung kanyang pananampalataya, ito'y sinelyuhan saan? Sa Jordan River Baptism. So you see the pattern? Bakit binabanggit ko ito mga kapatid? Kasi pagdadaanan po ito ng bride, hindi pwedeng hindi. Kasi kung kayo ang binhi, ang mga susunod na binhi ay daraan din sa same process. Okay. Next. Now, what is it? Now notice, a seal represents a finished product. Something that has been already tested, proven, and then sealed. So ibig mo sabihin, mga kapatid, kapag pala baptize ka ng Holy Ghost sa kaluluwa mo, kahit pa magkasala ito lang mo, ligtas ka? Yes! Kasi ang pinagbabasihan po natin ay kaluluwa. Halimbawa po, ito'y lata ng sardinas, selyado. Sabihin natin dito sa lugar na ito ay putik. Hindi siya nakabukas, sarado siya. Hindi pa expired. Ilalaglag ko yung sardinas dito sa putik. Ang dumi, di ba? Tatanungin ko po kayo, yung sardinas po, pwede nyo pang kainin? Pwede, bakit? Kasi siya ay sealed. Okay, right? Naintindihan nyo po ba ako? Praise God. Next. Think of this. Therefore, Jesus only got sealed, became a finished product, complete, through the baptism of the Holy Ghost in the Jordan River baptism. That's why Paul said this. Sa kanya na sinabi ito ni Paul. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kuya Chris, 5 minutes. Okay, next. So, pansinin po natin. Siguro gagawin ko ng recap ito. Ito na ngayon yung characteristics ni Jesus Christ. Number one, isa-isa, bibilisan ko na po para mabilis tayo. He is the provider. Number two, He is always with you. Parang narinig ko na yan before eh. Parang narinig ko na yung mga yan. Okay, next. He is the great physician. Next. He is our banner. He is our righteousness. He is our shepherd. He is our peace. He is our savior. Okay. Parang boxing lang, ano? Let us observe the tail of the tape. Alam niyo yung tail of the tape? On the right corner. Diba? May mga ganyan. May tail of the tape yan. On the right corner with this. Ayan. Tignan natin yung tail of the tape. Jehovah sa Old Testament, mga kapatid, siya ay provider. Provider si Jesus. Kumpanyo si Jehovah. Kumpanyo ba si Jesus? Okay. Healer si Jehovah. Healer si Jesus. Banner si Jehovah. Banner si Jesus. Righteousness si Jehovah. Righteousness si Jesus. Shepherd. Shepherd. Peace. Peace. Savior. Savior. Alin ang naiba? Wala na iba. Wala po na iba dyan, mga kapatid. Kasi we know that the very same Jehovah is the same Jesus Christ. Right? Okay, next. Question. If Jehovah is the only God, kung si Jehovah nga talaga nag-iisang Diyos lang, why does the Bible say that Jesus Christ is God? Okay, tinan natin kung saan nagagaling yan. Deuteronomy 4:39, know therefore this day, and consider it in thine heart. You can apply it even today. That the Lord, He is God in heaven above, and upon the earth beneath, there is none else. Okay, next. John 20:28, and Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Hindi, nagulat lang yan. Kaya nasabi ni Thomas yan. Okay, tinan natin kung talaga nagulat.
1 John 5:20. Okay. That we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. Sino subject? This is the true God. It's not a true God. It's not an true God. It's the true God. May pinagkaiba ang A sa an sa the. Ang the, you're speaking of the real thing itself. Yung A ay isa lang na bahagi noon. Pero yung the, siya na mismo yon. So nakita ni John mismo kung sino yung Diyos. Okay, next. Colossians 2:9. Okay, babalik tayo. Next muna, sis. Question. Jehovah said that He is the only Savior. How come the Bible declares that Jesus Christ is the Savior? Isaiah 43:11, I am the Lord, and beside me, there is no Savior. Walang ibang Savior. E paano si Jesus Christ, Savior din? Sinisira ba ng Diyos ang kanyang salita? Okay, tingnan natin. Of this man's seed hath God, according to His promise, raised unto Israel a Savior, Jehovah. Tama ba yung basa ko? Jesus po. Next. But is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Oh, paano ngayon yan? Eh, kala ko ba, kung si Jehovah ay hindi si Jesus Christ, at si Jesus Christ hindi si Jehovah, eh dalawa, Savior natin, binibreak natin ang scripture, ano, pupunitin na natin yung kabila? Hindi po. Okay, reconcile natin. What is the meaning of the word Jesus? Dito tayo magkakaalaman ngayon. Jesus is equals Yahshua. Jesus is English, Yahshua is Jewish. Okay. Which means, the Lord, Jehovah, is my Savior. Na-reconcile po ba? Okay, right. Next. Kuya Chris, 2 minutes. Salvation can only come by the shedding of the blood. Tignan natin. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. John 4:24, so sabi, pansinin nyo, lahat ng katubusan ay kailangan ng dugo. Right? God is a spirit. E paano yun? Spirito yun. Pag sinabi mong spirito, ito yung kasunod. Luke 24:39, for a spirit hath not flesh and bones, as you see me have. Eh kung walang buto yan, walang laman yan, eh, naturalmente wala pong dugo yan. Saan mo kukuha ng dugo ang espiritu? Para kang kumuha ng dugo sa singkamas. Wala po kayong makuha ng dugo doon. Okay, tingnan natin. Question. How can God save us if he as a spirit has no blood? Wala siyang dugo, espiritu siya. Will He bypass His own law? Okay? Answer. No, God will never do anything contrary to His word. Ano ngayon ang sagot? Bakit nagkaganon? Question. Whose blood were we purchased? God's blood or Jesus? Acts 20:28, God, the Holy Ghost had made the overseers, which He hath purchased with His own blood. Ironic yan, mga kapatid, kasi ang Diyos nga, Espiritu, paano siya nag-purchase ng sarili niyang dugo? Wala naman siya ng dugo, di ba? Paano niya tayo pinurchase na wala siyang dugo? Okay, next. Sino ba talaga nag-purchase sa atin, nag-redeem? In whom, speaking of Jesus Christ, we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Okay. Next. Ito na yung sagot. Message of Grace, 61. God is a spirit and He can't die kasi immortal, invisible, the only wise God. Eternal siya. Hindi siya pwedeng mamatay. He can't die. So God hath to be made man, and He died in human flesh in the form of a man called Jesus Christ. And that was the promised Messiah that brought grace. Okay, praise God. Mga kapatid, tayo tumayo. Session na, kailangan natin putulan dahil meron po tayong kasunod na gawain. Praise God. How I love Him. Chorus na lang po. Tapos bibigay ko na kay Kuya Chris. Praise God.
Masaya sa araw nito. Hallelujah! Amen tayong lahat ay masaya sa ating Panginoon. Maraming masaya rin ngayon sa labas, pero hindi sa Panginoon. Hallelujah! Salamat sa ating Bible study. Pag-pray nyo lagi ang ating kapatid na patuloy na samahan ng Panginoon sa kanyang pag-aaral. At alam kong ginagabayan siya marahil ang ating pastor. Hallelujah. So salamat sa ating Diyos tayong lahat ay makakaupo sandali. Amen. Magkakaroon po tayo ng mixing break for 2 minutes. Kung kailangan kayong tumayo at pumunta sa palikuran, malaya po ang bawat isa. Ngunit maging magalang po tayo sa ating pagtayo at paglakad, galang po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Nice kong sabihin itong mga naritong ating mga kapatiran, mga backup choir po yan sila. Diyan na po sila upo simula ngayon dahil napag-usapan noong nakaraang meeting nila na diyan sila. Meron silang important role na gagampanan diyan. Tapos doon ay mga musician na lang at mga cyber and audio department. Amen. So binabati natin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maging yung sa mga invisible audience natin sa internet, live streaming, nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon sa aming gawain. Makaabot yung blessing mula dyan sa inyo dahil hindi maiksi ang Diyos, hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Hallelujah. Amen. So habang iniintay natin ating mga kapatid para pumunta tayo sa ating proper service, aawit tayo ng isang awitin. Complete, awitin natin yung complete. Hindi lang tayo awit, tayo mananambahan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory, glory. Just so God, on me.
tayo. Purihin natin siya. My eyes, glory, glory. We praise you. We worship you. Puri po ang iyong pangalan, Panginoon. Yan po ang aming awit, Lord, sa aming mga puso, Panginoon, na ba? Lord God, sabi ng iyong propeta, Lord God, wala kaming kakayahan, Panginoon, na pumarito sa church, Panginoon. But Lord, thank God for your grace, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng abilidad, Panginoon, upang, Lord, magawa naming, Lord, pumaroon, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, na ba? Magtaas, Lord God, ang aming mga kamay, Panginoon, na ba? Lord, ilapag sa iyong paanan, Lord God, ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon naman. Na Lord, alam namin ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay siyang buhay na Diyos, Panginoon naman. At Lord, aming kapong nire-recognize, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ang iyong presensya, Lord, ay naririto po, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Patawarin mo, Lord God, ang aming mga pagkakasala, Panginoon naman. Aming mga iniquities, Lord Jesus. Aming mga sinabi, Lord, na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon naman. Linisin mo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. At Lord, linisin mo ang lahat ng Lord, ang matigas na puso, Panginoon naman. Na Lord, na sa kalagitnaan, Panginoon, ay Lord, ikaw ay amin pong malugod, Panginoon naman. We humble ourselves to you, Panginoon. Broken and contrite spirit, Lord God. We know that, Lord God, na Lord, you are saved by your grace, Lord Jesus. At Lord, kami ay nakatayo, Lord God, sa iyong presensya, Panginoon naman. Inihiling, Lord God, ang iyong favor, Lord Jesus, sa aming bawat gagawin, Panginoon naman. Lord, hanggang sa, Lord, mula sa umpisa, Lord, hanggang sa matapos, Lord, ang gawain ito, Ama. Pangunahan mo nawa kami, Panginoon naman. Lord, may your spirit move us, Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoon naman. Tulad ng aming narinig, Panginoon naman. At hayaan mo lahat ang aming gagawin, Lord, aming pagtaas ng kamay, Panginoon. Amin pag-amin sa iyo, Panginoon, ito yung mag-uwi ng kapurihan sa iyo, Lord Jesus. At Lord, ang aming puso ay maihanda, Lord God, sa paikinig ng iyong salita, Panginoon naman. At Lord, help us, Lord Jesus, kontrolin mo po, Lord, ang service na ito, Panginoon naman. Purihin ka po, Panginoon, tumugon ka, Panginoon, Ama, ng lahat ng mga nangangailangan, Panginoon naman. Salamat po sa iyo ng marami, Panginoon. Amin kang pinupuri, Lord. Amin, Lord, ang lahat ay mauwi, Lord God, lamang sa iyong kapurihan, Panginoon, lahat ng aming gagawin, Panginoon naman. Purihin po ang iyong pangalan. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. I will the Lord in my faith I will walk the
Palakpakan mo natin ating Panginoon. At kamayan natin ating mga kapatid. Batiin natin ating mga kapatid. Sabihin natin, God bless you, brother. God bless you, sister. And let us be glad and rejoice to our Lord Jesus Christ. And we'll sing praise to thy name, O thou most high. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Witin natin itong sabing, Heaven's Jubilee. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Oh, some glad morning we shall see Jesus in the air. Coming after you and me, joy is ours to share. What rejoicing that will be when the saints shall rise, headed for that jubilee yonder in the sky. Oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. Since that I almost see all the sin then rising for that jubilee that is just ahead. In a twinkling of an eye, change with them to be. All the living saints will fly heaven's jubilee. Yes, Lord. Yes. Oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. I'll fly away. Yes, I fly away. Oh, glory, I fly away. Amen. When I'm gone, hallelujah, by and by, going up, we're all going up, and praise the Lord. They're becoming from the east, they're becoming from the west, they're becoming from the north, they're becoming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, and praise the Lord. I'm going home on the road home, going back to God where I belong. Heaven and earth will embrace, glory to God I see His face. I'm going back to God where I belong. When heaven and earth will embrace, glory to God I see His face. I'm going back to God where I belong. Going where I belong. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Sabi niya sa 1 Thessalonians 4, verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may isang tinig na arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy tayo ng mga bubuhay ng mga natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Hallelujah! I'll see you in the rapture! Hallelujah! Thank you, Lord Jesus! Thank you, Jesus! If we never meet again on this earth, my precious friend,
If you got the heaven true and we leave above all seas, then for us there'll be a meeting, a hallelujah greeting. I see you in the rapture some sweet day. I'll see you in the rapture. I'll see you in the rapture. The meeting in the air. There with our blessed Savior will live and reign forever. I'll see you in the rapture some sweet day. Hallelujah! To my loved one, to my loved one, let me say that there surely come a day when our Lord shall come again to catch His waiting bride away. So get ready now to meet Him with a message, go and greet Him. I'll see you in the rapture some sweet day. I'll see you, everybody see me. I'll see you in the rapture. I'll see you in the rapture. I'll see you at the meeting over there. There with our blessed Savior will live and reign forever. I'll see you in the rapture some sweet day. Everybody, I see you in the rapture. Oh, I'll see Savior will live and reign forever. I'll see you in the rapture some sweet day. I'll see you in the rapture some sweet day. I'll see you in the rapture some sweet day. Hallelujah! We see you in the rapture, bride. We see you in the rapture. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. God bless you. Tayong lahat ay makaupo na. Hallelujah. Amen. I'll see you in the rapture, brother. I'll see you in the rapture, sister. Amen. Kung meron mang maluwalhating bagay, yun makita ko kayo doon. Higit sa lahat, hindi lang tayo makikita ron, ang Diyos na nagligtas sa atin. Mismo siya ang makikita natin. Amen. Hallelujah. So tatawagin ko na ang ladies department, para ladies choir, para sa kanilang song offering. I know it was the blood habang sila'y naghahanda. Was the blood, I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood for me. I know it was the blood. Was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. Was lost, He died upon the cross. I know it was the blood for me. Thank you.
Salamat sa ating Panginoon sa napakagandang awitin. Pinagpala kaming lahat sa awiting yan. Amen. Trust and obey. Hallelujah. Kailangan magtiwala. Tayo na parito ng may mga pangangailangan. Hindi tayo na parito ng, di ba, walang pangangailangan. Lahat tayo may pangangailangan. Pero ang sabi, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Dapat ay magkaroon tayo ng trust, lubusang trust sa Kanya. Amen. Mamaya, makakapakinig tayo ng salita ng Diyos, kailangan na naman nating sundin yun. Trust and obey. Amen. Hallelujah. So, bago, tatawagin ko sa song offering si Marian Florese. Amen. Marian Florese, habang, meron ba tayo announcement? Habang babasahin na natin yung ating announcement. Okay, mga bisita. Okay, mga bisita, pwedeng tumayo si Dave Balanova, invited by Sister Girly Tabasco. Puri ng Diyos. Okay, God bless you. Meron pa ba? Si Arlene Dison, invited by Sister Jean Dison. God bless you. Amen. Meron pa? Announcement. March 23, mamaya po, ay merong youth service. Mga kabataan, at 1:30 p.m. March 30, sa susunod na linggo, lahat ng Sunday school teachers and cuisine team members will have a general meeting at 2:00 p.m. Next, April 1 at 8:30 p.m. April 1, okay, men's devotion, overnight fellowship. Ang topic po namin ay the seven seals, pangalawang seals hanggang sa ikaapat na seal na aming tutukuin. Next, April 6, first Sunday of April, to all Sunday schoolers, parents will have a PTA meeting after the service mula sa inyong Sunday school coordinator. May 10, 2014, Sabado. Sabado ito, Sunday school department's anniversary and sports fest. Okay, mamaya na yung written testimony, si Marian Florese. Sa puso.
Hallelujah. Amen. Sadyang napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Mula pa sa ugat ng ating lahi. Mula sa ugat ni Barboni. Amen. Oh God, parang miyak ang aking puso pag naririnig ko yung awitin na yan. At nataumpa na inawit ito ng isang bata. Hallelujah. Amen. Babasahin natin yung kabutihan ng Diyos dahil written testimony ito. Amen. Magandang umaga po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong mga panalangin. Nung nakaraang Wednesday, mahigit 3 araw pong nilagnat ang aming anak na si Sophia. Tapos po ng lagnat niya ay may lumabas po na rashes sa kanyang mukha at katawan. Bilang magulang, kami po ay nakaramdam ng lungkot at pag-aalala dahil usong-uso po ang tigdas ngayon. Subalit, salamat po sa mga preaching na amin narinig na tunay na nagpapatibay ng aming pananampalataya. Amen. Kinabukasan po ay nag-pray ulit kaming mag-asawa bago pumunta sa doktor. In-examine ang kanyang dugo at nakita na may viral infection siya na napapunta na sa tigdas. Ngunit sa madaling salita po, hindi na confined ang aming anak. May nireseta lamang na mga gamot. Salamat po sa Panginoon dahil simula po nung may panganak ang aming anak, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Ngayon po ay magaling na siya. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat mula kay Brother Carlo Munoz. Hallelujah. Amen. So dadako na tayo sa mga may kaarawan. Pagkatapos ay tatawagin ko si Bersog sa mga prayer requests, sa ating offering, sa mga may birthdays. Tapos ang Sunday school teachers and cuisine team habang nag-o-offering tayo. Okay, I will never abandon you, Hebrews 13 verse 5. Happy birthday to Sister Rose de Nieva. Ngayon ang birthday niya. God bless you. Happy birthday to Brother Pipito Makawili. Bukas Lunes, March 24. Happy birthday to Brother Neil Gerland. Bukas din. God bless you. Happy birthday to Sister Grace Iguarte. Thursday, March 27. Palakpakan naman natin ang ating mga kapatid. Amen. Wala na nga tayong regalo, palakpak na lang. Hallelujah. Sister Flor de la Rosa, March 27, Thursday. Happy birthday to Brother Henry Dumanais. Manais, March 27. Happy birthday to Brother Al Gregorio, March 28, sa Friday. Happy birthday to Pastor Oli Hapon, Friday, March 28. Amen. God bless you from your family, Elect Bride Assembly. Tayo po lahat ay yuyoko at ay dumulog sa ating dakilang Diyos. Dakila namin Diyos na sa amin ay nagpapatibay, namin pananampalataya. Salamat po sa patuloy na paggiya ng buhay namin. At kami hinahatak mo, Panginoon, ang presensya patungo sa iyong buhay. Salamat po sa mga makabuluhang salita mo na sa amin nagpapatibay. Patuloy na kumikilos. At nasusumpungan namin, Lord, na ang salita mo ay aming naiinkwentro dahil ang aming katawan ay patuloy na nagmamanifest at kumakapit siya yung salita. At yan ang pangako mo sa amin na ang salita mo ay magkakatawan tao sa huling panahon. At ito'y mahayag sa iyong mga anak, Panginoon. Ito'y aming pinapasalamatan dahil totoong dakila ka, Ama, na dapat kami kumapit lamang sa iyong pangako. Ang buhay na nasa amin ngayon, Lord, ay alam namin ito ay buhay na napakahalaga, Panginoon, at napakabuluhan. Salamat po at kami yung hinatak at ang buhay namin patuloy, Lord, na gumagawa at kimikilos, maliit man o malaki, ay para sa iyong pakinabang, para sa iyong kaluguran. Ilagha mo kami para kami patuloy na magpuri, magpasalamat
at tutuloy na makita mo, Panginoon, kung paano ka maging Diyos sa buhay namin. Salamat po sa mga buhay na ngayon ay may kaarawan, Panginoon. Ikaw ang may akda ng buhay. Alam mo ang gatla ng buhay namin. Alam mo ang dulo, alam mo ang simula at ang dulo. Lord, dahil mo ang gatla na ito ay patuloy na maging makabuluhan sa iyong harapan. Makinabang ka, Panginoon, at kami rin naman, Lord God, ay patuloy na makinabang sa iyong presensya, Lord, na sa amin ngayon ay kumikilos, Panginoon. Alam mo, ang buhay na ito ay may pamalas palagi sa tuwi na magkaroon ng katotohanan, ng may katapatan, ng may kagalakan. Buhay na napakalahaga, Panginoon, habang kami narito sa laman, Panginoon. Patuloy mo kaming abutin, ano man ang nagiging hardang, Panginoon, sa katawang ito, may karamdaman man, may mga Lord na may mga kumikirot o hindi mailakad, hindi maigalaw. Patuloy mo, Lord, na pamala sa iyong dakilang paghipo sa amin, Panginoon. Ang mga buhay na naghahayag ngayon, Panginoon, ay magbigay ng papuri sa iyo. Ang mga binhi na sa amin, Lord God, ay patuloy na sumibol at pamalas ng Lord ng suhay, ng dahon, at sa bandang huli ay naroon ng bunga ng pamalas ng Espiritu Santo mo, Panginoon. Ang umagang ito, ang araw na ito, Lord, ay patuloy namin, Lord, na iniahayag sa iyo. Salamat po. At may mga buhay pa kami sa ngayon, Panginoon. May mga pribileho kami, may mga provision na may pagpakita sa iyo na may kakayanan kami, Lord, sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ito po ang bawat buhay, bawat yung mga anak, Panginoon, ay nagpapamalas na kanilang pag-ibig, nakilang pag-ibig, nabubukal, napot sa tuwi na, palagi upang, Lord, na makabahagi, makabalikat, may taguyod ang pangangailangan ng iglesyang ito. Kami rin po naman, Lord, na yung ginagamit mo, Ama. Kaya, Lord, hayaan mo maging tapat kami, maging makatotohanan kami sa aming mga gampanin, at may kilos mo kami na sa tamang, Lord, kalalagayan, Panginoon. Posisyon mo po ang bawat isa, malit man o malaki, may katungkulan man, may mga posisyon man, Panginoon. Mga kapatid namin na nakaupulan sa Santa Misa, sa Sansulok, Lord. Alam namin ito'y naging kalakasan namin, makita na namin sila, Panginoon. Kaya nga po, salamat po sa bawat presensya na narito na patuloy na humahatak. Patuloy, Lord God, na nagpapasaya, nagpapagalak sa bawat isa, Panginoon. Ayaw mong tumibay ang pananampalataya namin habang kami nag-aantay sa iyo. Ayaw mong lahat ng ginagawa namin ay para iukol lamang namin sa iyo, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa, patuloy na kami makinabang lagi sa isang dakilang araw muli na ipinaghalob mo sa amin. Salamat sa salita mo, Panginoon, na isang totoong buhay namin. Ito ang kabuuan ng buhay namin, Panginoon, ang iyong salita. Kaya nga po, pinapasalamatan namin at ikaw ay Diyos na totoong lagi naghahayag namin mga pangailangan. Isa pa muli, abutin mo po ang bawat isa. Patuloy mo kami ikilos. Patuloy mo, Lord God, ang lahat ng aming mga, Lord, pinangako sa iyo, ang aming tithes, aming pledges, ang aming Lord na bow sa iyo, Panginoon, eh, huwag magmaliw. Hayaan mo habang kami nag-aantay, ay patuloy na umagos at bumukal sa amin ang kasaganahan, ang kasiglahan, at lalong higit, Panginoon, ang pagbibigay mo sa amin ang mga pangailangan, Panginoon. Patuloy ka maitaas sa umagang ito, patuloy ka mahayag sa bawat isa. Patuloy magpapalain, Panginoon, isa pa muli, sa'yo namin pinagkakatiwala ng lahat, ang buong gawang ito, ang buong maghapon, Panginoon. Patuloy mo kami gabayan, samahan at ingatan ang mga bisita. Patuloy mo silang, Lord, na sakupin. At isa pa muli, samahan mo at pangusapan sila at patuloy na makinabang sila sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. God bless you. Habang tinatawagan ko ang Sunday School teachers and cuisine team, I'm trusting and resting. Hallelujah. Resting and resting in the promise of God. I'm trusting and resting when I deserve much more. With the word of God down in my soul, and despite Jesus' complete control, I'm trusting
si Lord. At nais po namin magandog ng awit para sa Panginoon, ang victory and glory ng nobya ni Kristo. Amen. Praise the Lord. God's promise to you and me, all this truth, truth, thick and thin, we have labored to enter in. When God's silence was broken through, and I can see me and you, hallelujah. Promise of God you are. Glory and glory for all eternity. Hallelujah. Victory and glory for all eternity. And we'll sing it forever. Glory and glory for all eternity. The thunders came, the seals revealed. Couldn't understand all, but yet we believe. Many thought that we were on the lame. They didn't know that we were worshiping Him. Then God's silence was broken through, and I can see me and you. Hallelujah! Then God's silence was broken through, and I can see me and you singing victory, victory and glory for all eternity. Yes, it's the promise of God to us. Victory and glory for all eternity. Hallelujah! Is here to stay. We must press harder to keep it that way. Through prayer, obedience, and sincerity, we'll inherit eternity. JBHUI, Jesus is here to prove that this pride won't fail. Hallelujah, JBHUI, Jesus is here to prove that this pride won't fail. Tanto victoria, victoria y gloria por la eternidad. La promesa de Dios en suya. Victoria y gloria por la eternidad. Aleluya, victoria y gloria
Amen. Amen. I-appreciate nga natin minsan pa yung ating mga Sunday school teachers at yung ating mga cuisine team. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hingi po ko ng paumanhin. Meron bang prayer request na hindi ko na isama? So, walang prayer request. Kala ko meron. So, dadako na tayo sa mahalagang bahagi ng ating gawain. Tayong lahat ay tatayo na. Amen. So, iwasan po natin ang paglalakad. Maging magalang tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. I-off natin ang ating cellphone kung maaari. Amen. Dahil ang kakausapin natin ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. In my life, be glorified. In my life, nawa ang salita ng Diyos na ating maririnig ay pumasok sa ating mga puso upang ang Diyos ay mapapurihan natin sa ating mga buhay. That's our prayer. Oh God, in my life. In my raise our hands. In my life, Lord, be glorified today. In your church, be glorified. Be glorified. Sing it all together. In my heart, Lord, be glorified. Oh, be glorified. Oh, in my heart, Lord, be worship Him. He's worthy of our praise. Worthy of all glory and honor, power, strength. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Be glorified, Lord. We glorify You, Lord, in our hearts. Glorify You, Lord, with everything that we have. Be glorified in our assembling together, Lord. Be glorified, O God. We thank You. We love You. We honor You, Lord. Lumalapit kami, Ama, ng buong paggalang at pagpapasakop sa Iyo. Inikilala namin ang presensya Mo na nasa aming kalagitnaan. Anong klase ng tao kami dapat kumilos sa iyong harapan, Ama? Patawarin Mo aming mga pagkukulang, linisin Mo ang bawat isa sa amin. Kaya mong makita namin, Panginoon, ang kaseryosohan ng panahon na aming kinaroroonan. Ang pagkalapit, Panginoon, ng iyong
pagbabalik para palitan ang aming katawan. Kaya mo ang salita na aming naririnig ay magkaroon ng lubos na epekto sa aming mga katawan, aming buong pagkatao, Panginoon. Father, salamat dahil mula sa loob ay binabago mo kami. Mula sa loob, Panginoon, ay pinalaya mo kami. Pag aming isipin, Lord, ang aming buhay dati, di ko kumpara sa kung anong meron kami ngayon. Tunay na napakalayo, Panginoon, pinalaya mo kami ng lubos. Pag tinitignan namin ang aming pagnanasa ngayon sa pagnanasa namin dati, ang aming pangarap ngayon sa pangarap namin dati, ang pananaw namin sa pananaw namin dati, tunay na ang iyong salita ay bumago sa amin, Panginoon. At ang pagbabagong yan, Panginoon, unti-unting magmamanifest sa aming panglabas na pagkatao. Ayan aking dalangin, Panginoon, sa mga araw na ito, Lord, sa sobrang tindi ng kapangyarihang bumago na nasa aming kalooban, pati ang aming katawan, Panginoon, ay Lord, lubos na babaguhin isa sa mga araw na ito. And we'll be like you, Father. We'll have a glorious body like your glorious body, Father. And so we come, Lord, with humility, Lord. At aming pong sinasabi sa umagang ito, katulad ng sinabi ni Maria, say, O Ama, be it unto us according to your word, Lord. Bless mo po ang bawat isa. Ayaw mo, Panginoon, ng mga pangailangan ay makatagpo para sa iyong kapurihan lamang. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Good to be in the house of the Lord again. Mamaya po ay meron tayong baptismal service. Si Brother Solano ay magpapabautismo na sa pangalan natin Panginoong Jesus right after the service. Ay bibigyan natin ng daan ngayong araw na ito. Amen. Tuwa ako kanina nung pagbaba ko, maawit yung mga Sunday School teachers natin sa kayong ating mga tagaluto. Para akong nasa, ano yun? Kamayan at saka kaldero. Pari-fiesta. Hindi lang pala sila mahusay magluto eh, magagaling di umawit. Amen. Hallelujah. O, salamat sa ating Panginoon. Well, inawitan na kayo ng mga awit. Ngayon ay papakainin kayo ng tagapaghain ng pagkain. Hallelujah. Turuan tayo ng ating Panginoon na amen. Matutong kumain ng balanse, kumain ng gusto. Amen. Ayon sa kanyang inilalagay sa ating harapan. Sa book of 1 Corinthians, if you have your Bibles with you, basahin natin ang chapter 15. Simula sa verse 45 hanggang 54. Sabi dito, kung nakita nyo na, and so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural. And afterward, that which is spiritual. The first man is of the earth, the earthly. The second man is the Lord from heaven. As is the earthly, so are they also that are earthly. When I read it again, as is the earthy, such are they also that are earthy, and as is the heavenly, such are they also that are heavenly. Verse 49, and as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither both corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption,
and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. We say amen to every word of it. Amen. Mari tayo magsipo ngayong umaga. Amen. Meron tayong bisita today all the way from Italy, from Milan. Sister Dalizay. Nandun sa bandang likuran. Karina, nandun siya? Nasaan siya? Sister Dalizay. There is. Sister Dalizay po ay asawa ni Brother Willie Dalizay na nung ako'y nandun sa Italy, sa Milan, siya po ang umaalalay sa akin, nagtutur sa akin kasi palibasa siya po ay may sasakyan. At ganun din po si Brother Henry. So sila po ay kasama natin ngayon ang kanyang may bahay. Tutuwa tayo makasama sila sa ating pananambahan ngayon. Alright, gusto kong pamagitan ng munting mensaheng ito ng a body change result. A body change result. Ang pagpapalit ng katawan bilang resulta. Lahat po ng salita na naipon sa huling sa buong panahon ng Christianity ay merong epekto sa katawan ng mananampalataya. At sa huling panahon ito, sa kinaduluduluhan, pagkatapos na maipanumbalik lahat ng salitang kailangan maipanumbalik, ito ay magkakaroon ng resulta. At yun ay pagpapalit ng katawan. At nakita natin kung paano si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto ay pinagtibay ang katotohanan ito na tayo ay papalitan ng katawan. Hindi tayo lahat mga tutulog, kundi lahat tayo, ang tinutukoy ay mga mananampalataya ay papalitan. Amen, sa isang iglap, sa isang kisap mata, amen, ay papalitan tayo at tayo magbibihis ng immortalidad. Mula sa pagiging mortal, magiging immortal tayo, hindi lang po sa kaluluwa, kundi maging sa ating katawan. At ang sabi, pag nangyari yun, ay magaganap na ang nakasulat, death is swallowed up in victory. Hallelujah, for the first time. Amen? Pagkatapos ng ilang tipo sa, amen, sa Old Testament, ay meron ng grupo ng mga tao na hindi na dadaan sa libingan. Hindi na mamamatay. Hallelujah. So, yan ang pangako ng Diyos sa ating panahon. May ibang mga pangako sa iba't ibang panahon. Kagaya ng sabi ko nung nakaraang Friday sa Fairview, we're studying on the book of Revelation, hindi pa kinailangan ng iglesia na maniwala ng ganito kataas sa ibang mga panahon. The church has never been required as it is now, amen, na sumampalataya sa pagpapalit ng katawan. Right? Ang panahon ni Luther, ano lang kinailangan nilang sampalatayanan? They can be justified. Panahon ni Wesley, ang kailangan lang nilang paniwalaan, ano? They can be sanctified. They can live a holy life. Panahon ng mga Pentecostal, amen, ang kailangan nilang paniwalaan ay they can be filled with the Holy Spirit and have all kinds of gifts in their midst. But, amen, in this age and hour that we're living in, the church, amen, is required to believe that her body can be changed. Amen. And it takes rapturing grace. It takes rapturing faith. Amen. For that to be realized. Hallelujah. Body change. Hallelujah. Kaya dun sa Revelation chapter 4, sabi, after this, after the church ages, yun yung panahon na kinaroroon na natin. After the church ages, amen, I heard the voice from heaven saying, as of a trumpet, amen, come up hither. Amen. Tayo'y pinatataas. Can you say amen? Tayo'y pinatataas sa antas ng paglilingkod. Are you listening to me? Sa antas ng pananampalataya. Hindi pa tayo kinailangan manampalataya ng ganito kataas kesa nung mga panahong nagdaan. Amen. We are believing, amen, for a body change. Amen. At yung mensahe na ibinigay sa panahon nyo
ang magbibigay ng biyaya sa inyo ng kapangyarihan para yung katawang iyon, katawan natin ay aleluya, mapalitan. Aleluya, ayon sa pangako sa huling panahon. Alright. Now, our response to the word, be it positive or negative, results in a body change. Remember that. Your response to the word, be it positive or negative, if you say yes to it, your body will be affected. And if you say no to it, amen, your body will be affected as well. Diba? Hindi maaring walang epekto ang salitang dumarating sa atin. Amen. So, nakadepende na lang yun kung positibo yung pagbabago na mangyayari o negatibo base sa inyong response sa salita ng Diyos. Alright? So, our obedience or disobedience to the word always causes a change in our bodies. Tandaan nyo yan. At gusto kong i-establish ang katotohanan ito through scriptural examples. Pagtitibayin natin, totoo ba yan, Brother Ray? Right, I will show you many examples in the scriptures that will establish this truth. The Bible gives multiple illustrations of characters whose bodies were changed by their obedience or disobedience to God's word. So tandaan nyo to. Whether we choose to follow the principles of God or not, our response will have an effect upon our natural bodies. All right, first of all, in Genesis chapter 3, verse 6, amen, the fall of man when Adam and Eve sinned caused the bodies of man and woman to change from immortality to mortality. Diba? Nung magkasala sila, noong suwayin nila ang salita ng Diyos, nang sabihin ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Amen. Nung sila ay sumuway, may nangyari sa kanilang katawan. Amen. Dapat sana hindi sila mamamatay. They used to have an immortal body. They could not die. They will not die if they did not sin. But because they disobeyed the word, what happened? There was a change in their bodies. Immortality, amen, entered in. At nagsimulang magkaroon ng karamdaman. You see, hindi sana magkakaroon ng sakit kung walang kasalanan. Hindi sana magkakaroon ng kamatayan kung walang kasalanan. Hallelujah. At ang palatandaan ng kamatayan, ang paunang bayad, the earnest of death is what? All kinds of sicknesses. Kaya nagkakasakit ang tao para ipaalam sa inyo, ipaalala sa inyo, amen. Sabi, it is appointed for man to die once and then after that, the judgment. Ibig sabihin nun, kaya tayo nangihina, kaya nagbabagong kondisyon ng ating katawan, kasi ang kasalanan ang may dahilan niyan at dadalin tayo nito saan? Sa kamatayan. So yung katawan nila ay napalitan ng mortal flesh. Hallelujah. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 24, nahiwalay sila sa presensya ng Panginoon, tinaboy sila sa halamanan, at pinabantayan ng Diyos ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Naglagay siya ng mga kerubim at merong tabak, ang sabi na umiikot, nagliliyab na tabak para bantayan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, sa punong kahoy ng buhay. So, sa madaling salita, si Eva, dahil sa kanyang pagsuway, ay iniwan niyang isang daigdig ng kasakdalan. Isipin niyo yung kalagayan nila noon. Amen? Ang environment ay perfect. Ang hangin ay perfect. Everything was perfect. And she left the world of perfection, of that world of perfection to enter into a world of chaos. Diba? Itong mundong inaroroonan natin, anong klase ng mundong ito? Amen? Lahat ng klase ng kabulukan, lahat ng klase ng kaguluhan, kalituhan, lahat ng klase ng karamdaman, lahat ng klase ng kasalanan. Amen. Pinagpalit ni at ni Eva yung perfect world na yun dito sa mundo na kinaroroonan natin ngayon. Hallelujah. And so, yung kanilang katawan ay napalitan dahil doon sa kanilang pagsuway. Alright?
Pwede akong tumalon from Genesis now, punta tayo sa Revelation. Punta tayo sa bride. Si Eva kasi ay a type of the bride. He's the first Eve. Amen? Adam was the first Adam. Pero ang sabi sa Bible, merong second Adam. Doon sa binasa natin kanina. And so kung merong second Adam, ay merong second Eve. Yung first Eve ay umalis sa perfect world, pumunta sa chaotic world. Yung second Eve naman, na ngayon ay narito sa chaotic world. Amen? Sa temporal na daigdig na punong-puno ng dus at hirap at kabulukan. Amen? Kung siya naman ay babalik sa punong kahoy ng buhay. Can you say amen? At manginginain sa bunga nito. Ano yung bunga ng punong kahoy ng buhay? Ang dalisay na salita ng Diyos. Alam niyo ba na yung punong kahoy ng buhay ay bumaba sa ating panahon na may hawak na aklat na bukas, Revelation chapter 10, verses 1 and 2? Hallelujah! Ang sabi niya kay John, typing the second Eve, amen, come, take the book and eat it. Ano yun? Hallelujah! Pwede tayo ngayong bumalik sa punong kahoy ng buhay, which is Christ, are you following me? At kanin natin yung kanyang salita na ipinahayag sa ating panahon, the open book. At pagka tinanggap natin ito at nakipag-isa tayo sa salita, amen, kung paanong nagkaroon ng pagbabago sa katawan ni Eva, from the positive to the negative, tayo naman ngayon, pag tinanggap natin ang salita at kinain natin ang kabuuan ng open book, ay magkakaroon ng pagbabago from the negative to the positive. Amen. Ang ating mortal na katawan, nabubulok, nangihina, bumabaho, amen, ay mapapalitan ng isang malolahating katawan. Ang corruption ay magbibihis ng incorruption. Ang mortality ay magbibihis ng immortality. What's that? Dahil tayo ay pwedeng kumain sa bunga ng punong kahoy. Na available ngayon. Open book. If we partake of it, then these bodies will be changed. Diba napakaganda? At iiwanan natin ang madumi, makasalanan. Amen. Walang pag-aasang mundong ito. At tayo tutungo sa isang walang hanggang daigdig ng kagandahan at kasakdalan at kabanalan. Oh, what a promise. Hallelujah. No wonder this message is a message of restoration. Hindi lang pabalik sa Pentecost, kundi pabalik sa Eden. Can you say amen? Bago sila magkasala. Amen. Kung ang salitang dahilan kaya nahulog sila dahil hindi sila sumunod sa salita. Amen. Ngayon, binibigyan tayo ng tsansa para sumunod ng lubos sa salita upang tayo may balik doon sa original condition. So you see, may pagbabago sa katawan base sa response niyo sa salita. Alright, tingnan natin ang serpente doon sa Genesis. Sa Genesis chapter 3 verse 14. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, the serpent has done something. Amen? Thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. So the serpent was curse from being an upright creature to being a reptile. The serpent was not a snake before. Amen. It just became a snake after, amen, the serpent sinned. After he has done, amen, the sin that the Bible is mentioning here, amen, because thou hast done this. Amen? Because that's your response to the word that's been revealed to your age. Can you say amen? Amen. This is what's going to happen to you. There'll be a change in your body. Amen. Amen? Hindi ka na ngayon lalakad ng patayo. Ikaw ay lalakad ng pagapang. Anong dahilan? Response to the word. Mm. Hallelujah. When the serpent injected his seed to Eve, when he crossed, amen, into the human realm, from the animal realm. Amen. That's what happened. Hallelujah. The serpent and the body changed from being an upright creature and became a snake that's leathers, is leathers upon the ground. Alright, tignan natin ang Judges 16 verse 20, speaking about Samson.
May nangyari sa katawan ni Samson nung siya'y sumuhay. May naalala niyo kung anong klase ng katawan meron si Samson? Abay, supernatural yung katawan ngayon. Ang sabi ni Brother Branham, hindi po siya mala Hercules. Hindi siya mala Schwarzenegger na malalaki ang muscles. Kaya po, kamangha-mangha. At, you know, nakapagtataka at supernatural dahil sabi ni Brother Branham, siya ay ordinaryong lalaki ang itsura. Amen? Hindi malalaki ang muscles. Amen? Baka patpatin pa nga siya. Kaya lang, ang kagulat-gulat, kaya niyang bumuhat ng mga gates na malalaki. At kaya niyang pumatid ng tanikala. May kung ano sa katawan yun, amen, na nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya pwedeng galawin ng kahaway. Hindi siya masukol. Hindi siya magipit. Can you say amen? Sa panahon ng kagipitan, yung katawang yun na may sapat na lakas para makaligtas, makalpas sa kagipitan. What a body that was. Pero nung siya'y sumuhay, nung kanyang ipahayag ang lihim kay Delilah na Filisteo. Hey, listening to me. Amen. Na hindi niya dapat sinasabi, hindi niya dapat ginagawa. He disobeyed, amen, the covenant. Ano nangyari? Tignan natin ang sabi ng scripture, 16 verse 20, and she said, "The Philistines be upon thee, Samson." And he awoke out of his sleep and said, "I will go out as at other times before." Nung magising siya, kala niya pareho pa rin siya. Kala niya yung katawan niya ay hindi nagbago, taglay pa rin ang lakas na taglay nito dati. Kaya sabi niya, ako'y magbabangon at ahayo katulad ng dati. At sabi ng scripture, amen, and shake myself. Amen? "I will go out as other times before and shake myself." And he wist not, hindi niya alam that the Lord was departed from him already. At subukan niyang pigtasin yung tali, hindi niya na magawa. May nangyari, may pagbabago sa kanyang katawan. Can you say amen? Hallelujah, yung katawan na yun na kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Amen, ay iniwan nito. At ngayon, amen, ay wala nang sapat na lakas para pigtasin yung pagkakagapos niya. Something changed. Bakit? Kasi nag-disobey si Samson. 2 Kings chapter 5 verse 14. Si Naaman ay nagkaroon din ng body change. Kilala niyo ba si Naaman? Si Naaman yung ketongin na lumapit kay Elisha. Remember? Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya pagkatapos niyang sumunod sa salita ng propeta. Sabi dito sa verse 14, "Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to what? According to the saying of the man of God." What was his response? Obedience. Obedience to the words of the man of God. At anong nangyari? "And his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean." A body change. Naging parang bata. Literally, naging bata yung kutis nitong si Naaman dahil sumunod siya sa salita ng propeta kahit na hindi niya maintindihan, kahit pa nga may question siya, pero siya ay sumunod na lamang. At dahil sa kanyang pagsunod, ang katawan niya ay nabago. Alright, the three Hebrew children in Daniel chapter 3 verse 20 to 22. Tingnan natin ano nangyari. Amen? Meron ding pagbabago sa kanilang katawan. Bakit? Kasi sila'y nanindigan sa salita ng Diyos. Nung sila'y magipit, amen, sila'y napwersang magdesisyon. Tayo ba'y patuloy na maninindigan o bibigay na tayo? Mananambahan na tayo dun sa Diyos nila. You see, God is now in these last days is placing you and I in a place where we need to make a decision. He's now forcing His word upon you so that, amen, you can choose what to do, amen, with the word. Ano ba? Susunod ka?
mananampalataya ka o hindi, hindi mo pwedeng takasan. Susundan ka ng salita ng Diyos at kailangan mong magpasya. At yung pagpapasya mo ay magkakaroon ng amen, epekto sa iyong katawan, sa ayaw mo at sa gusto. Daniel chapter 3 verse 20-22. Remember, ang sabi ng mga Israelitang ito, alam namin na kaya kaming ipagtanggol ng Diyos, iligtas ng Diyos. Pero kung di man niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos Diyosan. Amen. What a determination. What a stand they had for the word. Amen. Ang laki ng kanilang pagpapahalaga. Nakikinig ba kayo sa akin? Hindi man kami iligtas, pabayaan man kami ng aming Panginoon na mamatay, hindi namin siya tatalikuran. At nung makita yun ng Diyos, tignan natin anong nangyari sa Daniel 3:20. And he commanded the most, the king commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, the most mighty men, yung pinakamalakas. Yung mga pinakamalalakas sa sundalo ang inutusan para ano, gapusin itong tatlong ito. At sila ang magtapon dito sa hurno na pinainit ng pitong ulit. And to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung mga naggapos at naghatid sa kanila, yung nagtapon sa kanila sa horno, ang sabi, sa sobrang init, amen, nung horno, amen, yung mga lalaki yun na matitipuno, amen, ay ano? Nasunog, natupok. Nasa bibig lang sila, nasa bunganga lang sila. Amen. Nung horno, natupok sila sa sobrang init ng horno. Pero tignan natin ang nangyari dito kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Hallelujah sa verse 27. Anong sabi diyan? 3:27. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors being gathered together. Pagkatapos mangyari, nung makita ng hari, kasi nakita niya, nung sumilip siya dun sa urno, amen, tumingin siya sa malayo, nakita niya merong apat na palakad-lakad. Sabi niya, tatlo lang yung tinapon dun, but apat sila, at yung pang-apat ay tulad sa anak ng Diyos. In the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the time of trouble, he shall set me upon a rock. Ito yung revelation ng body change sa panahon ng amen, kabagabagan. Ito yung panahon natin. Can you say amen? This is a time of trouble. Pero ito rin yung panahon na ipinahayag ng Diyos ang hiwaga tungkol sa pagpapalit ng katawan. Ito rin yung panahon na yung amen, Son of Man ay naipahayag sa ating kalagitnaan. Hallelujah, sumama sa atin palakad-lakad dito sa kalagitnaan ng hallelujah, ng lupa. Because it's time, amen, for a body change. Because this earth is going to have a baptism of fire. Ang sabi sa Biblia, hindi na tubig, apoy na ang pangsusunog ko. Pero sa panahon ng pagsusunog ng apoy, hallelujah, ang anak ng Diyos ay bumaba. Can you say amen? Para iligtas, hallelujah, ang mga naninindigan sa salita ng Diyos. Amen, ang nagsasabing, amen, hindi kami tatanggap ng tatak. Can you say amen? Sa aming noo, sa aming kamay. Amen. We will be sealed by the Holy Spirit, but we will never receive the mark of the beast. Hallelujah. Magsama-sama kayo sa inyong, amen, paimbabaw na pagkakaisa at lahat. The bride will be separated. We will not worship your gods. Hallelujah. Ang sabi, nung mangyari yun, namangha ang lahat, kaya ang mga princes and governors and captains and the king's counselors being gathered together. So this man, hallelujah, Shadrach, Meshach, and Abednego, upon whose bodies the fire had no power.
upon their bodies, the fire had no power. God supernaturally changed their bodies. Amen. In that moment that the fire did not have power over them. Hallelujah. Nor was an hair of their head singed. Ni hindi man lamang nangamoy usok yung kanilang mga buhok. Hindi ito, can you say amen? Hindi ito umurong. Hallelujah. Anong nangyari? Binago ng Diyos. Dahil sa paninindigan nila sa salita, binago ng Diyos ang kanilang katawan. Amen. Hallelujah. Neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Ni hindi sila nangamoy usok. Hindi sila nangamoy tinapa. Why the Lord changed their bodies for that moment, for that particular situation, because of their obedience to the word. Punta tayo kay Sarah at saka sa asawa ni Lot ngayon. At dito tayo magtatapos sa dalawang ito. Si Sarah at saka yung asawa ni Lot ay nabuhay sa iisang panahon. Remember? As it was in the days of Lot, so shall it be in the day when the Son of Man is revealed. The scripture doesn't say when the Son of Man comes. It's not in the day of the coming of the Son of Man, but in the day when the Son of Man is revealed. And in our day and in our time, amen, there has been a revealing of the Son of Man. Alam natin yan. Kaya itong pangyayari dito sa panahon ni Lot at saka ni Sarah, amen, ay katipong-katipong ng nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Why? Because this is, amen, the time of the revealing of the Son of Man. At hindi ba doon sa Luke 17:32 ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang sariling mananalita, remember Lot's wife. Ano ba dapat natin tandaan tungkol sa asawa ni Lot? Sa panahon ng pagpapahayag ng anak ng tao. Nakikita niyo ba yung ating panahon? Nakikita niyo ba ang inyong sarili? Amen. Kung nandun si Lot, nandun si Sarah. Amen. Dapat nandito ito, mga elementong ito. Nandito ang pagpapahayag ng anak ng tao. There's been a revealing of the Son of Man. We are in that age. We are in that season. Can you say amen? So Lot's wife has to be here. And Sarah has to be here. Abraham has to be here. Why? Because we have to fulfill the type perfectly. And it was a time of a body change. May body change, amen, sa katawan ng asawa ni Lot. May body change din sa katawan ni Sarah. Hallelujah. At yung klase ng pagbabago ay depende sa kanilang pagtanggap sa salita sa kanilang panahon. Dalawang babae, pareho nakaranas ng transforming power. Hallelujah. Alam niyo yung palabas ngayon na usong-uso ito eh, paborito-paborito ng kabataan, yung transformer. Perversion lang yan nung talagang gagawin ng Diyos sa atin. We're gonna be transformed. Yung change, yung body change is actually a transformation. Amen. From mortal to immortality, from corruption to incorruption. Amen. Biglang magbabago ang itsura nyo. Amen. Ba't di kayo sumagot ng amen? Ang sarap magbago ng itsura. Amen. Sa panahon ito, amen, usong-uso yung pagpapalit ng katawan. Nalala ko yung mga bakla sa katomboy na nakikinig doon sa Bible study nung sabihin ng preacher, merong pagpapalit ng katawan, naniniwala ko sa ating panahon, mararanasan natin ito. Sabi nila, ay gusto namin yan. Naniniwala sila sa pagpapalit ng katawan. Ito yung ginagawa, pinapapalitan yung kanilang bahagi ng katawan, iba't ibang bahagi. You see? Bakit? Ito ay signos.
Ito'y palatandaan, talagang nasa panahon tayo ng pagpapalit ng katawan. Amen. Abay, sa tindi ng salita na naipahayag sa ating panahon, ay binigay dito sa ating panahon, hindi maaring hindi ito magkaroon ng epekto sa katawan ng mga tao na dinatnan nito. So Abraham and Sarah were very old when the Lord descended in Genesis chapter 18 and promised them a son, Isaac. Remember, Isaac is a type of the Lord Jesus Christ, the promised son. Matanda na si Sarah, matanda na si Abraham. But they were there in a consecrated place. They separated themselves from the world. Alright? Samantalang itong si Lot at ang kanyang asawa ay ano, nung siya'y papiliin ni Abraham, kung saan siyang gustong magtolda at manirahan, ang sabi, tumingin siya doon sa makinang na lugar ng Sodom at Gomorrah. At nakita niya na ito'y sagana sa tubig. Di ba? Maraming opportunities. Kaya ang sabi, amen, takbo sila ng kanyang may bahay. Sa totoo lang, matagal na nilang hinihintay yung pagkakataong iyon. Kaya lang sabi ng ating propeta, amen, si Lot ay nag-backslide na sa puso niya bago pa dumating yung paghihiwalay. He was already backslidden in his heart even before the separation came. Naghihintay na lang siya ng dahilan para umalis sa church. At marami dito, kumakanta pa rin. Marami dito marahil nag-aamin pa rin, nagsisimba pa rin, nagpapainit pa rin ng upuan. Are you listening to me? Pero in their hearts, maybe they are already backslidden. Naghihintay na lang ng konting pagkakamali ni Pastor. And off, they will go. Hintay na lang ng maibubutas. Ang totoo nun, dati pa, nagbabackslide na sa kanila, sila sa kanilang puso at hahanap na lang ng dahilan. Amen. Remember, si Abraham nag-backslide din naman eh. Sabi nga ni Brother Branham, we backslide daily. Amen? Pero si Abraham ay nakabangon, nakabalik. Can you say amen? Kailan nag-backslide si Abraham? Nung siya ay pumunta sa Egypt sa panahon ng tagutom. Ayan. Dahil lang sa nahihirapan. Diba? Di bali nang malayo sa church, pupunta ako sa ibang bansa. Kahit walang church. So that you know my stand, amen, on this. Amen? Hindi ako kailanman nagbigay ng approval at in-encourage kayo magsialis na kayo lahat kasi marami doon pagkakakitahan sa ibang bansa. Kung walang simbahan doon, huwag kayong pupunta. Pero akin lang naman yon, kayo pa rin magdidesisyon. Pero anong pagpapala ang inahanap nyo? Anong pagpapala ang hangad nyo sa buhay nyo? Yung pagpapalang hinangad ni Lot at saka ni, ng kanyang asawa? O yung pagpapalang hinangad ni Abraham at ni Sarah? Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Problema ni Abraham. Amen. Kasama niya itong si Lot nung pumunta sila sa Egypt. Si Lot ay pamangkin niya actually. At ang sabi ni Barbara, inadopt niya bilang anak niya. Amen? Dahil nung panahon wala pa silang anak. Amen? Ngayon ang sabi ni Barbara, inadopt niya bilang anak niya itong si Lot. At kasama niya sa backsliding dati. Aba, hindi niya alam, nag-enjoy ng gusto ito si Lot dun sa Egypt. At ang sabi ni Barbara, hindi na nawala sa isip ni Lot yung Egypt, yung larawan, yung pakiramdam, yung ningning. Can you say amen? The lights. And the sound. Lahat ng alok, yung kalayawan na nakita niya sa Egypt, yun ay dumikit na sa kanyang kaluluwa na kahit na siya'y sumama pabalik. Amen kay Abraham. Hallelujah. Eh, naghihintay lang siya ng pagkakataon para makabalik. At nung magkaroon ng problema yung church ni Abraham at sa kanilang Lot, amen, saan siya nagpunto? Pabalik doon sa, amen, daigdig sa sanlibutan. Can you say amen? Hindi man Egypt mismo, but it's equivalent to Egypt dahil yun ay worldly din. Yun ang katulad ng Egypt. Kaya hindi siya nahirapang pumili eh. Hindi siya nahirapang pumili. Bakit? Kasi yun yung laman ng kanyang puso. Tandaan niyo ito. Pag meron kayong, pag binigyan kayo ng opportunity, kung ano yung laman ng puso niyo, yun yung susundin niyo. Pag binigyan kayo ng pagpili,
Amen. Tignan ko ang decision nyo and I will know kung anong laman ng inyong puso. Nasabi ito ang asawa ni Lot. Palibasa eh, nung siya yung mga pangasawa ni Lot eh, worldly din ito eh. Yung tipo bang nagpabautismo lang kasi ikakasal na sila. Pero ang puso, nasa sanglibutan. Ang isip, nasa sanglibutan. Ang pangarap, nasa sanglibutan. Are you listening to me? Ang moda ng pananamit, nasa sanglibutan. Ang takbo ng pag-iisip, materyosa. Remember Lot's wife. Sa panahon ng revealing of the Son of Man, bakit niya pinaalala? Bakit yun ang paalala ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi magaganap yan ulit sa ating panahon. Diyan magmamanifest ng gusto itong mga karakter na ito sa panahon ito na kinaroroonan natin. Lumalabas na yung asawa ni Lot at si Lot ay dating kasama sa message. Or may knowledge sa message, hindi man kasama. Bakit? Lumaki sa pangangalaga ni Abraham. Nakinig sa kaparehong mensahe. Attended the same church. Attended the same camp meetings and conventions. They sang the same songs that we're singing. Pero nung magkaroon ng opportunity, magkaroon ng konting problema, takbo sa sanglibutan. Remember Lot's wife, kasi yun ang laman ng kanyang puso. Alright? Hindi man umalis sa pagko-confess na sila'y message believer, pero yung buhay katulad na ng sanglibutan, itsura na ng sanglibutan was that. Remember Lot's wife! Amen? Praise the Lord. Kung magdamit na, sabi ni Brother Branham, naghintay lang siya ng pagkakataon para bumalik sa sanglibutan, para gupitan. Unang-unang gagawin, gupitan ng kanyang buhok. Exactly. That's exact quote of the prophet. Kung gusto niyo ipakita, ipapakita ko sa inyo. Pero yun ang sabi niya, naghintay lang siya ng pagkakataon. Dahil gustong-gusto niya lang matagal na, nangangati na siya na gupitan ng kanyang buhok. At magpalit ng damit, magsuot ulit ng pantalon. Are you listening to me? Remember Lot's wife. Hindi siya nagkaroon ng tunay na conversion. Sumama lang siya sa message. Nakinig lang sa message. Amen. Nakilahok lang sa message. Pero walang birth of the word. Amen. All intellectual. Naapekto ng Espiritu. Nakasamba sa pamamagitan ng anointing ng Espiritu. Pero walang tunay na conversion. Walang tunay na transformation. Galing sa loob. Are you listening? Biglang natahimik ka. Amen? Masarap mangaral, amen? Nang yung ating tinutumbok ay yung tamang-tama, eksaktong-eksakto sa ating dinadanas. Sabi dun sa Sodom at Gomorrah, si Lot naging mayor, naging popular, naging ma-impluensya. At yung asawa niya naging, tawag dito, trendsetter. Siyang sinusundan ng lahat. Yung damit niya, yung pananamit niya, yung pag-aayos niya ng buhok at lahat ay sinusundan. Bakit? Abay, kilala eh. Asawa ng kilalang tao eh. Pero si Sarah, think of it now, at si Abraham ay nandun sa isang disyerto. Tignan mo ang prosperity. Nasa kalooban ni Lord, pero ang sabi sa Biblia, halos matuyo yung paligid. Walang halos mainom. Para bang salat sa mga bagay ng sanglibutan. Samantalang itong si Lot at sa kanya, ang kanyang asawa, nasa sanglibutan. Tignan mo yung pagpapala. Sinong gusto niyo maging? Tignan ko kung anong laman ng inyong puso. Manatili sa kalooban ni Lord at magtiis. Amen. Hallelujah. Kung anong binibigay ni Lord. O lumipat sa ibang bansa. O sa anumang, sa sanglibutan, I should say. Not necessarily going. Dahil hindi kailangan lumabas kayo ng bansa para maging makasanglibutan kayo. Kahit dito sa Pilipinas, nandito kayo sa mahirap na bansa, you can still act worldly as you can do. Diba? Anong mahalaga sa inyo? Ano ang tunay na pagpapala na itinuturing nyo?
Amen, si Sarah, kahit nagtitiis, kahit nakahiwalay, hindi kilala. Can you say amen? Hindi pinapansin, nakahiwalay sa sanglibutan. Hallelujah, pero sila'y kontento sa pagpapala. Meron silang kapangyarihan sa Diyos. Meron silang inihintay na pangako. Presensya ng Diyos ay bumibisita sa kanila. Hallelujah, binisita sila ng anghel ng Panginoon. Si Elohim may nakikipag-usap sa kanila. Si Elohim ay naghahayag ng hiwaga sa kanila. Hiwaga ng buhay. Sa susunod na taon, ayon sa panahon ng buhay, babalik ako. Ikaw, Sarah, ay magdadalang tao. I'd rather walk with the Lord's despised few. Genesis 18:10 to 15. Tingnan natin ang scripture. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah, thy wife, shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age. And it ceased to be with Sarah after the manner of women. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh? Saying, shall I of a surety bear a child which am old? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Then Sarah denied, saying, I laugh not, for she was afraid. And he said, nay, but thou didst laugh. Tingnan niyo, si Sarah ay hindi babae na walang kahinaan at walang kasalanan. Ang nobya ay hindi isang grupo ng mga tao na walang kahinaan. Hallelujah. Praise the Lord. Pag naganap kayo ng grupo na walang kahinaan, walang kapintasan, amen, huwag kayo dito maganap sa lupa. Si Sarah, bagamat naniniwala na sa message, amen, pero may mga bagay na hindi abot ng kanyang natural na pag-iisip. Kaya nung marinig niya yung pangako, galing mismo kay Elohim, the Son of Man being revealed. Can you say amen? Dadalawin kita ayon sa panahon ng buhay. At an appointed time, I will return to thee, I will give you a son. At si Sarah nandun sa likod ng tolda, napapakinggan niya. Amen, yung usapan nung bisita nila at saka ng kanyang asawang lalaki. Yun ang setup dati. Ngayon, ang mga babae ang humaharap sa mga bisita. At yung asawa, nukam muna sa kwarto. Pero noon, amen, si Sarah ay nasa kwarto. Lalabas lang siya pag tinawag siya. Amen, hindi siya yung mas malakas ang boses, mas narinig pagka mayroong bisita. Praise the Lord. Kaya nung marinig niya yung usapan, ako, magbubuntis, magdadalang tao. Sabi sa Biblia, napahalakak siya sa kanyang sarili. Think of it now. Napahalakak si Sarah sa harap ni Elohim. Naintindihan niya ba sa presensya ng Elohim? Umalakak siya sa salita niya. In other words, hindi ko mapaniwalaan. Katawa-tawa ang sinasabi mo. Hindi ba't sapat na dahilan yun para dun mismo ay mabuwal siya at patayin siya ng Diyos? Bakit? Hindi lang siya hindi sumampalataya. Tinawanan pa niya si Lord. Hallelujah! At hindi lang yun. Nung tanungin siya ni Abraham kung siya ba'y tumawa talaga, ay nagsinungaling pa siya. Hindi lang siya tumawa, nagsinungaling pa siya sa presensya ni Elohim. Pero hindi siya mapatayin ni Lord. Babaeng puno ng kahinaan, pero siya'y nasa ilalim ng tipan. Hallelujah! Amen! Pwede sana katulad ni Eva nung siya'y kumain, nung buong kain na pagkakalam na buti masama, right then and there. Amen! Pabuwalin siya at patayin siya at gumawa na lang ng panayon. Pero hindi kayang patayin ni Lord si Eva, bakit siya'y bahagi ni Adan. Siya'y kasama sa tipan. Siya'y may pakikipag-isa. Amen. Hallelujah. Sa salitang naihayag sa laman. Amen.
At mamaya ipapakita ko sa inyong dahilan ng gusto mamaya konti bago tayo magtapos. Bakit di pwedeng, amen, lampasan ng Diyos si Abraham at patayin si Sarah. Amen. Remember, si Abraham ang may tipan kay Lord. Siya ang may pangako kay Lord. Amen. Ang binhikoy para ramihin mo, para ramihin ko, pagpapalain mo. Amen. Makakaroon ka ng maraming anak sa pamamagitan ni Sarah. Si Sarah ay kasama sa tipan. Yung asawa ni Lot ay hindi kasama sa tipan. Pero si Sarah ay kasama sa tipanan. At bahagi ng may hawak ng tipan na si Abraham. At ang pagpapasakop niya kay Abraham, amen, ang protection niya. Hallelujah. Kahit sa panahon ng kahinaan, ang Diyos ay nakatingin dun sa tipan. Isipin niyo, ang dami ng pagkakataon na tayo ay nagkamali. Nagkulang. Dami ng pagkakataon. Hallelujah. Nagpakita tayo ng kahinaan. Ay, hindi ko sinasabi, hindi ko in-encourage yung mga kahinaan natin at mga kasalanan natin. Don't misunderstand me. Ang sinasabi ko lang sa inyo, amen, tayo ay binihayaan ni Lord. At sa kabila ng kahinaan natin, ay meron tayong proteksyon ng tipan ni Lord dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Hallelujah! Na siyang covenant man. The covenant angel. Can you say amen? Na bumaba sa ating panahon at may pangako na siya ay babalik ulit para kunin tayo. And as long as tayo nasa kanya, nasa ilayon ng kanyang banal na dugo, oo, nagkakasala tayo, pero ang sabi, magsisi ka lang, ipahayag mo lang ang iyong kasalanan. Hallelujah, ang sabi, siya'y tapat. Siya'y matuwid para patawarin niya ang iyong mga kasalanan. Hindi siya masaling ng Diyos. Bakit? Ang inaalala si Abraham dahil siya ay bahagi ni Abraham. Pwede sanang patay na tayo. Sabi sa Biblia, lahat tayo nagkasala, pero hindi tayo inutas ni Lord. Bakit? Kasi before the foundation of the world, tayo ay na kay Kristo Jesus. Bahagi niya. We were part of Christ. We were in Him. We were united even before the foundation of the world. We just came out here, amen, with amnesia. Hindi natin alam yun. Pero it took the gospel para maalala natin, dati pa pala akong bahagi ni Kristo. That's why kahit nagkasala tayo, kahit nalayo tayo sa ating Panginoon, karapat dapat patayin, hindi tayo mapatay. Can you say amen? Dahil bahagi tayo ni Kristo. At hindi lang yun, si Kristo na ang umako ng parusa natin. Paano pa tayo parurusahan? As long as you are in Christ, amen? Hindi kasama dito yung nagsisimba lang. Hindi kasama dito yung nasa denominational word lang. Hindi kasama dito yung nagkikristyano, kristyanuhan lang. I mean, in Christ. May pakikipag-isa, may connection sa salita. By the baptism of the Holy Spirit. By one Holy Spirit baptism, are you baptized into one body? Amen. Hindi lang sa tubig, simula lang yun. Amen. But you need to be baptized by the Holy Spirit and be one with the revealed word. Hallelujah. So hindi siya magalaw dahil siya ay konektado kay Abraham. Sarah's response to the Lord's word was she laughed within her heart and then lied to the Lord about her inward mocking of God's promise. God should have smitten her dead for her lie, just as the Lord should have killed Eve for eating of the tree of knowledge. But yet, we find that Eve and Sarah were spared from death for a very unique reason. Eh, sabi ko kanina sa inyo, yun ang dahilan. May pagkakatulad si Eva at saka si Sarah at ang nobya. Yun ang dahilan. Unique yun. Sila lang ang may ganung dahilan. Dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo sa salita ng Diyos. Ano nangyari? Between Genesis 18 and Genesis 20, Abraham and Sarah experienced a change in their bodies. Tignan niyo yung scripture, Genesis 18 hanggang 20. Doon sa panahong yun, yung kanilang katawan ay nagbalik sa pagiging from 18 to 20. Kaya nung makita si Sarah nung hari ng Gerar, abay nabighani siya sa kanya. Huwag niyo sabihin sa akin, nabibighani siya sa 90 anyos na babae.
Anong sinasabi ng scripture? Nagkaroon ng pagpapalit ng katawan. Amen. Sa kabila ng kahinaan ni Sarah, but because of Abraham. Amen. Nananampalataya sa pangako. Can you say amen? Sa pamamagitan ng paninindigan ng head. Can you say amen sa salita ng Diyos? Hallelujah. Silang dalawa ay napalitan ng katawan. Naging bata, nakursunodahan pa ng hari, 90 anyos niya, ginawa kasing from 18 to 20 ang itsura niya. Genesis 18 to 20. Genesis 19, 24 to 26, sabihin natin, tignan natin yung scripture. Baling tayo sa Lot's wife, kay Lot's wife. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah, brimstone and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. May body change dun sa kabila. May body change din. Hallelujah. Ang bilin sa kanila ng anghel, huwag kayong lilingon, magmadali kayo, sumampa na kayo dun sa bundok. Tumakas na kayo sa Sodoma. Pero itong asawa ni Lot, tumingin lang sa kanyang balikat, pabalik dun sa Sodoma. Amen? Biglang naging haliging asin. Nagbago ang katawan. At ang sabi ni Josephus, isang historian, amen, hanggang ngayon, nandun pa rin yung katawan ng asawa ni Lord. Isang asin na haligi na naroon bilang palatandaan at paalala sa ating lahat. Sa araw ng paghahayak ng anak ng tao, nung bumisita sa Elohim sa ibabaw ng lupa, merong isang babae na sumuway sa salita ng Diyos. At ang naging resulta, naging haliging asin siya. Yung katawan niya ay naging asin. Alam niyo ba ang sabi? Amen. Sa history, ang Sodom at Gomorrah daw ay mayaman sa asin. Yung lugar na yun. At mayaman sa peach. Mayaman sa, ano ba yung ginagamit sa asfalto? Yung kulay itim? Ha? Ang tawag doon sa itim? Isa pang Tagalog para mas maintindihan nila. Hindi lang maintindihan yung termino ngayon. Alkitran. Yun ang sinasabi ko. Kaya nandun sila sa gitna ng lupain. Amen. Yung chemical ng asin ay flammable. At yung alkitran ay flammable. Amen. Kidlat lang ang katapat niyan para... Di ba? Praise the Lord. At ang apoy ng Diyos ay bumaba mula sa lupa. At sinunog lahat ng mga bayan sa paligid ng Sodom at pati sila at lahat ng mga bagay doon ay nasunog na. Amen. Lahat. Hallelujah. Ang apoy ng Diyos ay bumaba. Amen. Spiritually speaking, ang presensya, ang apoy, ang spirito niya ay bumaba. At maging sa katawan, amen, ang asawa ni Lot, nagkaroon ng epekto yung apoy ng Panginoon. Nagkaroon ng pagbabago. Siya ay naging haliging asin. Sabi ni Barbara lang, bakit? Bakit siya lumingon? Kasi bihag ang puso niya ng Sodom at Gomorrah. You see? Pwede kayong pumunta dito sa church, sa Elect Bride Assembly. Pero kumusta ang puso nyo? Hindi ba bihag ng Sodom at Gomorrah? Amen? Pagka medyo matitindi na yung pinapangaral ni Pastor, medyo lumilingon-lingon kayo sa likod. Ha? Hindi nyo na pinapakinggan. Diba? Kasi meron kayo ibang nasa isip. Bihag ng Sodom at Gomorrah. Naaliw. Nagayuma. Can you say amen? Kahit na yung katawan niya ay humiwalay na, pero yung kanyang puso ay nakakabit pa rin sa sanglibutan.
Kaya lumingon siya. At ang sabi ni Barnabas, ang totoo, lumingon siya dahil meron siyang mga kamag-anak doon. Amen. That's kind of legitimate. Amen. Legitimate yung rason. Amen. Na ikaw ay lumingon dahil naririnig mo yung sigaw at iyak ng sabi ng ating propeta, yung kanyang mga anak. May mga anak pa siya doon, may mga apo siya na sumisigaw doon sa judgment na nagaganap. Nasusunog ng apoy. Kaya nung maririnig niya yung tinig, lumingon siya. Pero ang bilin ng anghel, wag na wag kayong lilingon. Chance niya na yun para maligtas. Amen. Extended grace na lang yun eh. Hindi naman sila kasama sa covenant. Hindi sila kasama sa elected. Ang dahilan lang kaya naligtas kasi sila dahil sa panalangin ni Abraham. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Sabi sa Bibi, sa uling bahagi ng 23, I believe it is, or 19, ang sabi, naalala ng Diyos si Abraham at niligtas niya si Lot. Dahil kay Abraham, kaya naligtas si Lot. Hindi dahil sa si Lot ay elected or kasama sa bride, kundi dahil may nanalangin na bride, kaya may naligtas na kamag-anak. Marahil may mga kamag-anak ay hindi pa rin sumasampalataya ngayon. Amen. Marahil hindi sila maaaring maging bride dahil yun ay election before the foundation of the world. Kailangan ang pangalan nila nakasulat na sa aklat ng kordero ng Diyos. Hindi mo pwedeng ilipat yung pangalan nila sa iyong sariling paraan. Election is election. It's predestination. Pero ang biyaya ay pwedeng ma-extend sa kanila kung tayo ay mamamagitan. Panginoon, kung sabi ni Abraham, hindi mo hayaan na mamatay ng mga kasama ng matutuwid ang masasama. O kasama ng masasama ang matutuwid. Sabi niya, kung meron bang 50, kung meron bang 30, hanggang saan dumating sa 10. At tayo sa walang 10, sinunog pa rin ni Lord. Ilan na lang? 3 na lang kasi. Pero yun ay dahil sa panalangin ni Abraham. Hindi man message believer, saan man sila nagsisimba, you can pray, Lord, mahabag ka. Hindi man believer, hindi man elected ang aking anak, Lord, alalahanin mo siya. Remember Lot's wife. Ang matindi noon yung asawa ni Lot, talagang hindi ligtas. Talagang nakalatkad lang sa paniniwala. Napangasawa ang unbeliever. Hallelujah. Kaya nung dumating yung panahon ng pagdidesisyon, dumating panahon ng trouble, amen, lumilingon pa rin sa sanglibutan. At yung reaksyon niya sa salita, ang naging dahilan ng pagbabago ng kanyang katawan. Marit sabihin niyo, parang hindi yata patas sa si Sarah, tumawa, nagsinungaling sa harap ni Elohim, hindi sinaling. Talang si Lot ay lumingon lang sa kanyang balikat. Diba? Paano si Lot ay walang tipan? Si Lot ay hindi kasama si tipan. Ganun kapalad ang mga pinili ng ating Panginoon. Hallelujah! Si Sarah, si Abraham ay nasa salita ng Diyos pagamat nagkukulang, nagkakamali. They are in the Word. Yeah. Amen. Hallelujah. Huwag na huwag kayong hihiwalay sa salita ng Diyos. So nagkaroon ng pagbabago ng katawan. Amen. Nung bumaba ang apoy at magkaroon ng epekto sa katawan ng asawa ni Lot, naging haliging asensya. Nabago ang katawan. Nung bumaba ang presensya ng Diyos at dumampi, amen, sa katawan ni Sarah, amen, anong dinulot nito? Binigyan siya ng ganda na pang-Eden. The presence of God, the fire of God, amen, brought Edenic beauty to Sarah. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Now, nung unang mabasa ko yung quote ng prophet, nagtaka ko, sabi, meron pang kamag-anak. Si Lot doon na naiwan, nakasama doon sa inuusgahan at nasusunog. Kala ko nakasama niya yung mga anak niya. Kita niyo, makikita niyo dito, ang propeta, talagang propeta siya. Amen? Dahil nakita niya lahat ng scripture. Tingnan natin dito sa, pakita ko lang sa inyo, kayong mga nagtatanong din ng ganun. Amen? Sino pa yung nilingon ng asawa ni Lot, isamatalang kasama niya yung dalawang anak niya. Yung dalawang anak na kasama ni Lot na lumabas ay dalawang dalaga niyang anak. Kaya naalala niyo dun sa
sambantayo nung sila'y makatakas na. Genesis 19 verse 4. No, hindi ang scripture niya. Pero yun yung, alala nyo, yung dalawang anak niya, sabi, kailangang sumiping tayo sa ating ama dahil hindi tayo mabibigyan ng anak dahil wala tayong asawang lalaki. Ibig sabihin, mga dalaga sila. So, maliban sa mga dalagang anak ni Lot, hallelujah, ay meron siyang mga anak na may asawa. Genesis chapter 19, verse 14. Ito yung naiwan doon sa Genesis, kanyang pinamanhikan na sila'y sumama. Pinuntahan niya dahil narinig niya yung mensahe, kailangan lumabas kayo. Kaya dali-dali pinuntahan niya yung kanyang mga anak. Ang sabi sa Genesis 19 verse 14, "And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughter." So meron siyang mga anak na may asawa, meron siyang mga manugang. So maliban doon sa dalawang nakasama niya sa paglabas, meron siyang dalawang mga anak na hindi lumabas, may asawa. Nilapitan niya. Amen? "And said up, get you out of this place, for the Lord will destroy the city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law." Akala nung mga manugang niya, nagbibiro lang siya. Naku, joke lang yan, sabi nila. Hindi nila pinansin. Ibig sabihin, kaya pala lumingon si asawa ni Lot dahil nandun pa yung dalawang anak niya at yung mga apo niya. Hallelujah. Ang sabi dito sa verse 7 ng Jude, as we close now, sabi, "Even as Sodom and Gomorrah," Jude, verse 7. Isang chapter lang yan, kaya verse 7. "Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example. Remember Lot's wife, suffering the vengeance of eternal fire." Diba? Nakaranas sila ng hagupit, ng parusa, ng walang hanggang apoy. Anong walang hanggang apoy? That's the Lord. Amen. God is a consuming fire. Dahil walang parusang walang hanggan, pero merong walang hanggang apoy. And that's God. Yung presensya ng Diyos bumaba kapwa sa buhay ni Lot at ng kanyang asawa at sa buhay ni Abraham at sa kanyang Sarah. Nung bumaba yung apoy, ang dinanas, amen, ni Lot, ng asawa ni Lot ay ano? Yung, amen, hatol ng walang hanggang apoy. At siya ay naging haliging asin. Samantalang noong presensya ng Diyos ay bumaba kay Sarah, amen, ang naging epekto sa kanyang katawan, amen, ay nabago ito sa pagiging bata at naging maganda siya, ready para sa pangalawang Eden. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. "For we know," speaking now to the bride of this hour, si Lot ay tipo ng mga may alam sa message. Yung ibang kasama ng message, ngayon tumalikot, alam niyo yun, napakarami niya ngayon. The type has to be fulfilled. Lumaki sa mensahe. Amen. Sino ang maninira sa mensahe kundi yung may alam sa mensahe? Sa Amerika, lalong-lalo na. Sa Canada, amen, may mga tao ngayon na lumaki sa mensahe, biglang bumaliktad, at ngayon naninira sa mensahe. Remember Lot's wife? Humiwalay. Amen? Si Lot's wife ay hindi tipo ni Lot. Iba yung asawa ni, you know, yung mga foolish virgins ay hindi tipo ng Lot's wife. Ang tipo ng mga foolish virgins ay si Lot. Naintindihan niyo yung kaibahan? Baka napagsasama niyo. Iba yung si asawa ni Lot dun sa kay Lot. Si Lot ang tipo ng mga foolish virgins, mga sumampalataya din yan, sumasampalataya dun sa abot ng kanilang naunawaan. Pero yung asawa ni Lot ay talagang hipokrito. Talagang unbeliever. Maaring nakasama natin, pero sa puso nila, hindi kailanman naniwala sa mensahe. Kaya pagdating ng araw, tatalikod.
at maninira at sasabihin, ganito ang sabi, ganito ang turo niya. Hindi naman niya naintindihan at gagawa niya ng kung ano nung interpretasyon para lang siraan ang mensahe. Remember Lot's wife. Kailan nangyayari? Sa panahong ito, napakarami. Hallelujah. Pero sabi, para sa ating nanatili sa salita ng Diyos, itong pangako, 2 Corinthians 5:1 as we close, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. Yun yung sinasabing pangbihis natin, yun yung theophany natin. Tayo na sumasampalataya, tumanggap sa mensahe at nakipag-isa sa mensahe sa huling panahon. Can you say amen? Sabi, masira man ang katawang ito dahil tinanggap na natin ang mensahe, may naghihintay na katawan sa atin. Pagbaksak ng katawang ito, isasaluhin tayo. Hallelujah, ng theophany yun. Can you say amen? At sa duloy, amen, i-glorify niya. Samantalang yung hindi tatanggap, amen? At magre-reject sa mensahe sa huling panahon, anong mangyayari? Magpapalit din ang kanilang katawan. Amen? Anong mangyayari sa kanila? Amen? Pag namatay sila, sila ay mananatiling espiritu, walang katawang sasalo sa kanila. Ang sabi, they will be found naked, para silang hubad. Yun yung sinasabing disembodied spirits. Walang sasalong theophany sa kanilang kaluluwa. Kaya sila yung mga nagpapagalagalang espiritu dyan. Hindi mapahinga. Amen. Dahil sa hindi tinanggap ang salita sa kanyang panahon, yung katawan nila ay mababago. Amen. Dating meron silang tirahan. Pag namatay sila, mawawalan sila ng tira. Mawawalan sila ng bahay na ibibihis. Na magsisilbing damit nila. Can you say amen? Magkakaroon na lang sila ulit ng damit pagdating sa White Throne Judgment. Kukunin ulit yung kanilang katawan na pinagkasalanan nila at yun ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ang impyerno at ang mga kasalanan ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. At ang sabi, yung katawan at yung kaluluwa nila ay mapupugnaw doon. Pero sa mga sumasampalataya, hindi tayo dapat matakot kung sakaling dumaan tayo sa daan ng kamatayan. Merong katawan na naghihintay sa atin. Dahil tayo nakipag-isa sa salita ng Diyos. Accepted it. And we're one with the covenant. Amen. There's a body change for us. Let us all stand. Hallelujah. From the earthly to the heavenly. From this body to our theophany, please. Ating mga backup singers, please. Gawin niyo ako sa pag-awi. Chorus muna. From the earthly to the heavenly, from this body to our theophany, from this old pest house to our Father's house. Is fit for you and me. This mansion is fit for you and me. Pwede natin yung stanza bago tayo manalangin. In the earthly house of this tabernacle dissolved, we have another one waiting, eternal in the heaven. Hallelujah. To prepare a place for you, that where I am, there you may be also. Wonderful God. From the earthly to the heavenly. Mga sumasampalataya, huwitin natin ang may pananampalataya. From this body to our theophany, from this old pest house to our Father's house,
That's the mansion He's built for you and me. Yes, Lord. That's the mansion He's built for you and me. In this body we grow, desiring to be clothed upon with a new body, celestial in the heavens. Hallelujah! So when this corruption shall have put on incorruption, then mortality shall be swallowed up of life. Hallelujah! From the earthly to the heavenly. Oh my Lord. From this body. Glory, glory. To all the heavenly. Oh yes. Best house. And to our Father's house. Oh, that's the mansion He's built for you and me. That's the mansion He's built for you and me. Hallelujah. Soon we'll lay aside this old rugged robe of flesh. The glory's one preparing the heavens. Hallelujah, amen. Another resurrection at the sounding of the drum. We'll be glorified just like Jesus. Glory, hallelujah, let's sing now. From the earthly to the heavens. To our theophany, from this old pest house to our Father's house. That's the mansion He's built for you and me. That's the mansion He's built for you. One last time, from the earthly. Oh, the earthly to the heavenly. Thank you, Father, for the promise. From His body, this body, Lord, to our theophany. Glory, glory, glory. From His own best house to our Father's house. There's a mansion He's built for you and me. That's the mansion He's built for you and me. Amen. We're seeing modern events made clear by prophecy. Yung nakita natin sa scripture ay hula patungkol sa huling panahon. Patungkol sa ngayon ay nagaganap sa ating kalagitnaan. Ito yung mga makabagong pangyayari, kasalukuyang nangyayari. Lahat ng ito. Pero malinaw na malinaw kung ano ang direksyon ng mga pangyayari, kung saan pupunta ang mga karakter, kung ano ang bahagi na binigay ng Diyos sa kanila. Sana nasusumpungan niyo ang sarili niyo sa bahagi ni Sarah, bahagi ni Abraham, sa pagdating ng anak ng Diyos na ito, sa pagpapahayag niya, sa pagbisita niya. Nagkaroon ng angelic visitation si Abraham. Binisita siya ni Elohim at pinahayag sa kanya ang lihim ng pagpapalit ng katawan. 7 thunders utter their voices. At yung mensaheng yun na nagprotekta sa kanila na nang dumating ang paghatol sa panahon ng pagbaba ng Supreme Judge, white wig, nakita doon sa ulap. Sign na malapit na ang paghatol ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Elohim coming down. Pero meron siyang pinagpahayagan ng lihim. 7 kulog ang kumulog.
At yun ang kanila, magiging protection sa amin ng ating propeta. Rapturing grace, rapturing faith lays in those messages, in those tapes. Ano yung pitong kulog? Kapahayagan ng mga hiwaga. Na pagka tinanggap nyo, nakipag-isa kayo, that will be your protection. When the presence come, it will change your body positively. No wonder, naniniwala ko, bago dumating ang pagpapalit na katawang yun, magkakaroon ng sweep ng kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan natin, amen, wawalisin tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano ibig sabihin? Amen, for one last time, sa isang madaling pagkakataon, makakaranas ang bride all over the world ng kapangyarihan ng Diyos para sa pagpapagaling mga himalat. Lahat, the third pole will be manifested. Bakit? Yung pagpapagaling ng karamdaman ay paunang bayad ng pagpapalit ng katawan. Kaya kung merong panahon, pwede kayong mapagaling sa inyo yung mga karamdaman. Ito yun, mga kapatid. Amen. Bakit kayo gumagaling pag kayo sumampalataya sa salita na yan? Your body is being changed. Kung meron dito may karamdaman right now, habang narito ang presensya ng Panginoon, damang-dama ko ang presensya niya, narito siya para i-vindicate ang kanyang salita. Elohim is here. Kung meron dito may karamdaman, wala ko pakalam kung gano'ng kalala yan. Anong response mo sa salita ng Diyos ngayon? Can you say amen to it? Can you receive it? Can you say that's true? It's mine. Can you say all things are possible to them that believe? Then, it will have an effect on your body. Kahit ngayon, ipaparanas niya. Papatikim niyang kapangyarihan ng body change sa pamamagitan ng pagpapagaling sa inyong mga karamdaman. Right now, as the Lord now comes down in His presence, Lord Jesus, change the bodies of your believers. Mga nangihina, mga Lord, pinahirapan ng karamdaman. Patikim mo, Lord, ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli sa kanila. Pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman sa mga sandaling ito, Lord. Patigin mo, Panginoon, ang pagbabago ng katawan, Panginoon. Let the power flow right now. Mga kapatid ko na pinahihirapan. Sari-saring karamdaman, hindi sila makapaglingkod sa iyo ng nararapat. Wala silang sigla, matamlay sila. But Lord, let your power flow. Touch them and change their bodies. Jesus Christ's name. Hallelujah! Ayaw na may masumpungan, Panginoon, na hindi sumasampalataya at sumasalungat sa instruction mo sa panahong ito, because this is a time of body change. Ayaw naming lumingon pabalik sa sanglibutan, Lord. Huwag mo hayaan ang sino man sa amin dito ang lumingon pa, Ama. Or else, pagkatapos ng mga narinig nila dito, amen, makikita nilang nabubulok ang kanilang buhay, ang kanilang ugali, ang kanilang relasyon sa iyo, ang kanilang appetite, ang kanilang pagnanasa, unti-unting magiging makamundo, at mabubulok ang kanilang katawan ay magbabago ang itsura, hanggang sa ito'y dumanas ng kabulukan, hanggang sa ito'y lubusang mawala, at pagkatapos ay ang kaluluwa nila ay maging disembodied spirits, Lord. Hindi alam, walang kapahingahan. Lord, huwag mo hayaan. Huwayaan ang mga kapatid ko na mag-respond ng negatibo, but let them receive your word today. That's my prayer, Father. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. That's my prayer now. In Jesus Christ's name. Hallelujah. Let's continue to worship Him. Hallelujah! Hallelujah! Oh God!
Anong mangyayari pag alis ng biyaya, pag alis ng bride dito sa ibabaw ng lupa? Tignan niyo ang mga katawan ng tao. Kung anong sasapitin nito. All kinds of sicknesses. Sabi na hindi nila malalaman kung anong gamot, anong solusyon. Darating ang panahon habang nakatayo pa sila, mabubulok na ang kanilang katawan. Because of rejecting the word. Pag inangat ni Lord ang nobya, napapalitan niya ng kanyang katawan. Ang mangyayari sa mga may iwan ay dadanas ng kabulukan na hindi pa nila dinanas buong buhay nila. What a critical time we're in. God help us. Serious time, church. Serious time. Abang naghahanda si Maranemi now, pwede natin saksihan ang bautismo sa tubig. Amen. Abang nananambahan tayo sa ating puso. Amen. Patuloy na tumutugtog ang ating mga musicians very softly now. Amen. Let's just worship Him in our hearts. Lord bless you, Brother Nemi. Amen. Si Brother Arsenio po ay nagpasya ngayon na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Magpapahayag po siya ng kanyang conviction sa harapan ng ating Panginoon at sa bawat isa sa atin kung bakit siya ay nagpasyang magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Yes. Sinasamba ko ang Diyos na buhay sa ngalan ni Kristo na ating Panginoon. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang iniibig ko ang Diyos ng buong puso ko, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Siya ang Diyos na buhay sa aking sarili. Siya ang aking tagapagligtas na habang ako'y nabubuhay. Kaya siya lang ang Diyos na sinasamba ko na higit sa lahat, si Jesus Cristo na buhay ng Diyos. Oh God. Yes. Brother Arsenio, sa ipinahayag mo ay binabautis mo kita ngayon sa makapangyarihang pangalan Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kapatid, sama-sama po tayong manalangin para sa bago nating kapatid na nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Banal na aming Ama, Ikaw po ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Narito, Panginoon, ang isa naming bagong kapatiran na nagpasyang magpabautismo sa iyong pangalan. Aming inihiling at sama-samang idinadalangin, Panginoon, biyayaan mo po siya ng bautismo sa Espiritu Santo at siya'y makasama namin, Panginoon, sa pag-agaw at siya'y makaligtas sa darating na salot. Sa pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid, si Brother Arsenio Solano. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. From the earthly to the heavenly, from this body to our theophany, from this old past house to our Father's house, that's the mansion is built for you and me. That's the mansion is built for you and me. One last time, habang ginatawag ko si Brother David, come and close the service with a prayer. Hallelujah. Our heavenly, from this body to our theophany, from this old pest house this mansion is built for you and me.
Father, we thank you, Lord Jesus Christ, for your word to us this morning, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus, for using our pastor mightily, Lord Jesus, to speak this word of yours to our hearts today, Lord Jesus. So let us not be just the hearer of the word, Lord, but bring this word to us so that it may become life to us, Lord Jesus. Let your spirit come, O Lord, and quicken our body, Lord Jesus Christ. That's it, Lord. Just as the prophet